Pwede na pala siya sa ano, sa video, no? Hi, ma'am. Ma'am Chris. Pineng. Hello, Leomer. Sound check, check, check. Check sound. Sound check. Thank you din sa pag-attend, no? Sana madami pang dumating. Hey, hey, Jimuel. Kumusta, kumusta? Hello sa mga nandyan, no? Jairo Romero, Jan, Jimuel, Jomel Gasis, Lailani Naguit, no. Manilagat, Renzo Zabale, Rustan Ereno, Sophie C, Yel Waday, no. Good afternoon sa inyo lahat, no? Hi, Glofi! Hi, Jan, Jairo, Eugene Velasquez, Eric, Dennis Ocampo, Camille Tu. Okay. Hi, Kat. Kumusta? Yes, praise God. Sige lang, sige lang. Hi, Miss Chris. Sa mga nakatipi kanina, no? Congrats, congrats. Very good, very good. So we have 24 participants. Sana pumasok yung iba. May mga nakausap ako kanina na nag-confirm na mag-a-attend. So, meron pa naman silang 6 minutes coach to participate. Okay, okay. Thank you.
Hello, everyone. Naririnig niyo ba ako? Okay, great, great. So, good afternoon ulit. Welcome sa ating webinar with Coach Yam. So, alam ko dito maraming members ng Forex Night Owl. So, welcome to the webinar today. So, bago tayo magsimula, no, I just have to read yung important disclaimer from Tikmin. So, start na tayo. Share ko lang yung screen. Okay, so Tikmil does not give financial advice. If in doubt, please seek independent financial advice. All comments stated in this webinar does not reflect the opinion of Tikmil as a company. Whilst this presentation has been prepared to the best of our knowledge, Tikmil will not be held liable for any inaccuracies or errors found in the documents. Risk warning. CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73% and 70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with Tikmil UK Limited and Tikmil Europe Limited, respectively. You should consider whether you understand how CFDs works and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Okay. So, let's start. So, this is a 3-in-1 Forex webinar. So, actually, we did it before last December. And ito nga, since maraming mga clients ang nag-request, we have another set of webinars with Coach Sham. So, si Coach Sham is siya yung founder ng Forex Night Owls Philippines. So, slowly, yan, si hello, sir. Slowly, from last 2020, sir, no, nag-grow yung group. And I think this first quarter ng 2021, mas malakas tayo, mas maraming mga naging interesado at nag-join. I think nasa batch 6 or 7 na. So imagine from last quarter of last year na batch 1, ang dami kagad. So today, Coach Yam will share some insights kung ano nga ba yung trading at saka kung ano pa yung mga secrets that can help us sa pagte-trade ng market. So Coach Sham has been in this in the industry sa forex trading about 5 years. So nakapagturo na rin siya sa maraming students bago pa maging Forex Night Owls, may mga naturuan na rin siya. So we're actually very happy that, you know, very willing si Coach Sham na magturo ng forex sa mga Pilipino. Kasi right now, yun yung talagang kulang eh. Kaya maraming nasa-scam is because maraming unaware ng kung paano ba mag-trade sa Forex. So, eto na. I'll give the floor to you, Coach Yam. Take it away. Yeah. Kumusta, no? Good morning, good afternoon, and good evening sa mga participants natin ngayon, no? Nasaan man kayo ngayon sa globe, no, sa buong mundo, no. At ako nga pala si Yam Lee, or yung tunay kong pangalan is William Calingasyon Jr., no. Nandito ngayon sa Mandaluyong City. At dati kong bago akong magsimula mag-forex, isa akong consultant, then consultant sa food and beverage, no, sa mga nagtatayo ng restaurant. Kinukonsult nila ako bago sila magkaroon ng kausap sa mga engineer, sa mga architect, no. Kasi mas maganda yung nakakausap nila yung ano, no. Mas nakakausap nila yung katulad ko na bihasa sa pag-design ng mga tawag dito, mga maganda sa paningin ng mamimili. Lalo na sa mahilig sa mag-restaurant, mahilig kayo mag-restaurant, mga ganyan. No? So, ako muna yung unang kinukonsulta.
Tapos meron din ako mga resto, no? May family business kami, restaurant, mga ganyan. At tapos, marami yung pinagkakitaan. Tapos, itong Forex na to, na ipakilala sa akin to ng mga barkada ko, no? Nag-ano sila sa BGC. No? Mga fund manager din sila sa BGC. Pero hindi nila ito, hindi sila nag-excel dito sa larangan ng Forex dahil nag-ano sila stock market. No, so ano ba yung topic natin ngayon, no? Kung titingnan natin. Ma'am, share screen po ako. Okay. So, yung topic natin ngayon is wait lang. Valuable Forex trading secrets that will help your trading journey. So, paano nga ba matutulungan kayo, lalo na yung mga newbie dito, no? Yung as in talagang zero knowledge sa Forex. No? Marami ba dito ang mga newbie? Marami po ba dito ang mga newbie sa Forex? Alright. Okay. Newbie, Bien Tagsip, Andre Luis, no? Yung talagang as in wala din. Zero knowledge. Yes. So madami din, no? Halos lahat na nandito, karamihan newbie, tapos yung iba nag-forex na din. Pero bakit nga ba, guys? Bakit nga ba yung iba naman na nagpo-forex, na natuto naman sila, no? Natuto naman sila sa libro, natuto naman sila sa YouTube, tapos nag-invest sila sa mga robots, trading EA, mga ganun, no? Tapos yung iba naman nai-scam dahil gusto nilang kumita kagad. Tapos nakikita sila ng mga, alam niyo yun, yung mga tinatawag naming wolves, no? Kung saan kayo mahina, guys, doon nila kayo sisipatin, no? Gusto mo ba ng malaking kita? Ganon? No? Ang sasabihin nila, unang-una, open-minded ka ba? Yung mga ganon. Tapos yung Forex, ginagawa nilang networking. Yung mga ganyan. Tapos maraming na-scam, mga ganito, ganyan. So, ang saklap kasi, ang Forex Night Owls Philippines, karamihan ng nagiging estudyante galing sa mga ganon. Scam, nasunugan sa mga ganito, ganyan. No? Yun ang kumbaga rinirehab namin dito. Ang Forex Night Owls hindi lang siya masterclass and mentorship. Rinirehab din namin yung mga taong mga talagang hindi lang yung account yung nasunog. Pati yung puso nila, yung emotion nila, yung isip nila, talaga as in sunog talaga. No? Meron dito natalo ng 500,000 pesos dito sa batch 6 ko, no? May natalo ng 700,000, mga ganun ganyan. So, ang sakit. Malaman mo yung kapwa mo Pilipino, ang lumoko lang. Kapwa mo rin Pilipino rin talaga. No? So, bakit nga ba nabuo ang Forex Night Owls? Kabalikat niya yung pigmeal. Ang Forex Night Owls nabuo siya dahil sa mission na kung saan magkaroon ng education pagdating sa Forex. At kasama natin yung tikmil, Hannes, ang tikmil na broker. Isa siya sa Hannes na broker na tikmil, no, na kung saan na partners namin siya ng, ako, kahit ako, trader ako, matagal na ako sa tikmil, guys. Susubo ko na yung tikmil. Walang masyadong reklamo, ganito, ganyan. No, pero meron din mga, syempre, wala naman perfect na may mga lapses din. Pero sa withdrawal and deposit, maasahan nyo siya. Mabilis na mabilis nyo siyang maasahan. Tapos yan, si Miss Christine, mabilis din siya mag-response. Pero depende rin kung sakali may emergency, mga ganyan. So hindi siya makakapag-response, mga ganon. Tapos may mga customer service din ng mga Pilipino na kung saan Tagalog. No? Ang ethic nila ay maganda siya. Maganda yung services niya. Meron silang 0.1 na spread. So yun yung maasahan nyo sa kanya. At hindi siya katulad ng ibang broker na kung saan talagang dadayain kayo, no? Guys, meron akong secret din, no? Ewan ko kung maniniwala kayo dahil itong secret na to is isa dapat sa secret na rinireveal to ng marami. Ewan ko kung alam nila na kung saan
may mga broker talaga na madadaya. Hindi kasama si Tikmil dito, guys. No. May mga broker dito sa atin na sa buong Asia, ito yung target nila. Kasi siyempre, wala naman masyadong kaalaman dito, lalo na sa Pilipinas, guys. No? Meron dito, guys, na mga broker na kung saan gusto kayong matalo. No? Yan ang totoo. Bakit nga ba sinunod ko naman to? Sinunod ko naman yan. No? Sinunod ko naman yung nandun sa libro. Sinunod ko naman yung sa YouTube. Bakit ako talo? No? Ang ibig sabihin yan, lahat yan pinakalap. Kinalat yan sa atin para matrap tayo. Yan naman talaga yung totoo dyan. No? Wala naman nahalong plastikan to na sinasabi ko na yan talaga ang tunay dyan. Mag-i-invest ka sa ganitong broker, tapos matatalo ka. No? Meron niyang mga ganyang scenario, guys, na alam niyo yun, na meron mga tao na sasabihin sa iyo na halika, invite kita. No? Invite kita tapos mag-down ka dito ng $1,000, $500, mga gato ganyan. No? Tapos mag-trade ka. Tapos meron kaming pre-webinar, mga ganito ganyan, mga training, ganito. Pero kapag sasabihin sa iyo, okay, diyan ka lang, mag-trade ka, pero trade at your own risk. No? Trade at your own risk. Pag tinagalog mo yon, parang ganito yung salita na yun eh. Bahala ka sa buhay mo. No? Bahala ka sa buhay mo. Trade at your own risk. Bakit nila nasasabi yun? Ibig sabihin, walang kasiguraduhan yung strategy yung ibibigay nila sa inyo. Bahala ka. Gagawin yan, win or lose, meron silang kikitain na komisyon dun sa dineposit mo. Which yung hindi ginagawa dito ni Miss Tristin at ng Tikmil. Hindi nila ginagawa yung dito. Actually, meron pa silang pa-contest, mga ito, ganyan. Totoong forex broker ang Tikmil. So, napakaganda niya, guys. No? Tapos, meron pang isa, guys, bago tayo mag-umpisa. No? Yung mga newbie dito na mga gustong naghahanap ng mga broker, naghahanap ng mga mentor, kasi hindi ko kayo in-encourage din na pumasok sa Forex Night Owls dahil gusto niyo lang matuto ng ilang araw. No? Walang guys, tingnan niyo. Walang mentor. Ewan ko kung may mentor na gustong magturo ng ganun na 1 2 3 4 5 days lang, no? Matututo ka na para ka nang ikita ka na ng malaki. Hindi. A Forex Night Owls ay nagkakandak ng training, intensive lesson, rehabilitation na umabot ng 4 to 5 weeks. Oh. So, gabi-gabi yun. Gabi, depende sa schedule namin. Gabi-gabi kami nag-train, ganito, ganyan. At pinapagaling namin yung mga talagang sunog na yung isip sa pagkatalo, sa scam, mga ganon, guys, na nakaka-torture, nakaka-torta ng isip, yung mga ganon na scenario kung saan ka natalo. Baka isipin nyo, Coach, Sir, Ma'am Christine, sasabihin nyo, ito yung webinar talagang pinapasukan namin sa inyo. Ito ba yung secret? Guys, natandaan nyo, hindi ka, ako, mismo ako, si Coach, no? Hindi ako katulad ng ibang mga gurus dyan na kung saan, ito, papakita ng chart, no? Kunwari, papakita ako ng chart. Papakita ako ng chart tapos gagawa ako ng mga trend line, mga ganito, mga ganyan, mga konting technique na para sabihin nyo, talagang trader. No? Tandaan nyo, ang tunay na trader may malasakit sa tinuturuan niya. Ang tunay na guru may malasakit sa tinuturuan niya. Kunwari, paglalagay akong ganito, newbie. No? Karamihan tinuturuan niya newbie. As in talagang walang alam. No? Bibigyan ng PDF, ng mga libro, tapos babasahin. Hanggang dun lang. No? Kaya sa mga Pilipino, actually guys, nakakaawa. Yung may mga ganitong makikita nilang mga forex gurus, forex mentor, na pababayaan lang. Pababayaan lang. No? Hindi ko linalahat, guys. Hindi ko linalahat. Pero karamihan. No? So mag-ingat kayo dyan. Hindi ko sinasabing, oy, ito ang Forex Night Owls is maganda, ganito, may malasakit, may ganito, ganyan. No. Mamimili na lang naman kayo ng mentor doon na sa sigurado. No. So, isa sa mga sikreto 'yan. 'Yun yung pinaka dapat munang tapakan mo. No. Kunwari, dati kang sabi natin, dati kang nag-uopisina, gusto mong mag-forex. So, ito yung advice ko. Ito yung pinakamatinding advice na kung saan
malimitan mo lang marinig eh. No? Maririnig mo dito puro negative para makaiwas ka. Actually, lahat ng topic ko, lahat ng lessons ko, puro siya safetyness. No? Sa Forex Night Owls Philippines, puro siya safetyness na hindi ka pwedeng matalo ng malaki. No? Sa amin dito, sa Forex Night Owls Philippines, $5 lang, nakakunot na yung loo ko. Bakit natalo ka ng ganyan? Ulitin mo, i-check natin bakit ka natalo, ganito ganyan. No? Pero ang pera niya, nasa $200. No? Coach, kasi ganito. No, ulitin mo. No? Kasi may rules ang Forex Night Owls na kung saan. Guys, ganito. Ang motto kasi ng Forex Night Owls, kung alam mo kung saan ka matatalo, doon pa lang panalo ka na. So coach, ulitin ko guys ha. Kung saan ka alam mo kung saan ka matatalo, kung alam mo kung saan ka matatalo, doon pa lang panalo ka na. Tama, di ba? No? Coach, nalalaman ba 'yon kung saan ka matatalo? Yes, actually yes. No? Nalalaman ng isang tao, isang forex, tunay na forex trader kung saan niya matatalo. Hindi lang basta sell high, buy low, mga ganun ganyan sa mga libro ganyan, no? Kung talagang totoo 'yon, yung mga nasa libro na 'yon, marami nang mayaman, matagal na akong mayaman. 'Yun nga totoo, no? Pero bakit hindi nangyayari, no? Kasi alam ng mga ibang broker, alam ng mga broker, kunwari binigyan ko kayo ng platform, no? Broker ako. Nagbigay ako ng platform diyan. Okay, nag-invest ka diyan. Alam niyang kung saan ka naglalagay ng stop loss. Yan ang totoo. Which is, hindi ko naranasan kay Tickmill. Yan. No? Hindi ko naranasan sa kanila na mag-stop hand, ganito, ganyan. No? Wala. Wala sa kanilang ganun. Kasi firm yung mga galaw niya. No? Firm yung galaw ng... hindi siya nagpa-fluctuate. Meron kayong mga makikitang mga... Alam niyo yun? Yung ex kong broker, nagpa-fluctuate. No, para siyang rubber band na kung saan pipitikin yung stop loss mo, tapos pupunta na siya kung saan siya gustong pumunta. No, although sa mga newbies diyan, hindi niyo pa alam, tandaan niyo may mga ganun na mga broker. 'Yun yung dapat niyong iwasan. No, sa oras ng volatility time, lumalaki siya, ganun ganyan. So sasabihin ng iba, normal lang 'yan. No. Magmasid kayo, guys. No, lalo na yung mga nagte-trade, magmasid kayo. No. Makikita nyo yan. Isa yan sa mga pandaya ng mga broker. No, Tickmill, hindi ko pa nakitaan ng ganon. Yung nag-pa-fluctuate siya. So maganda yung Tickmill. At isa pa guys, no, ang pinakamagandang gawin, lalo na sa mga wala, no, mag-enroll kayo sa Forex Night Owls. Okay? So start na tayo. Mag-enroll kayo sa Forex Night Owls kasi dahil dito, no, ano nga ba meron sa Forex Night Owls Philippines? No. Ang turo dito sa Forex Night Owls Philippines, wala kayong makikita sa iba. No. Hindi kayo makakita sa iba ng mga lessons na kinapi-paste, no. Hindi kayo makakita dito gumagamit ng mga EA, hindi kayo makakita dito gumagamit ng mga indicators, custom indicators, mga ganun ganyan. Mismo kayo yung magti-trade ng manually, talagang sabi nga, puro natural, walang halong chemical, walang halong biro dito. No? Subok na to, guys. Actually, yung valedictoria namin, no? Hindi to joke. Hindi ako nagjo-joke. Ang valedictoria namin, nasa $3,000 na, ang loss niya lang wala pang $10. No? Yan ang totoo dito. At yung mga pangalawa, pangatlo sa rankings, meron silang sabihin natin $10, pero ang profit nila sa isang buwan is umaabot na siya ng $500, mga ganun, no? Hindi pa naman kasi sila nag 2 months eh. Bago pala yung Forex Night Owls, nung November sila nagsimula, November 11, nagsimula ang Forex Night Owls, 7 lang ang estudyante ko nun. Yung 4, yun yung nag-exceed. Yung 4, yun yung nag-excel. No? Makikita mo sa kanila, tapos batch 2, no? Pag pumasok kayo, pwede kayo mag-investigate doon. Maganda ba yung turo dito sa Forex Night Owls? No? Maganda pa yung broker dito sa Forex Night Owls? Maganda ba yung Tickmill? Magaling ba yung ganito ganyan?
maganda ba yung turo ni coach, ganito, ganyan? So, pwede. No? Hindi, actually, kung may gusto kayong broker, gawin nyo. No? Hindi kami nag, oy, ito IB ko, ito ganyan ko. No? Wala kami, wala akong pakialam dyan sa mga IB-IB na yan. No? Actually, IB din ako ng Atik Mill. Kaso yung mga kinikita ko doon, linalagay namin sa charity. No? Hindi siya ganun ka, hindi pansinin sa amin yung IB-IB system na yan kasi kumikita rin naman talaga kami. No, parang ganun. So, kung mapapansin nyo, yan dyan, no, hindi kami, ang secret namin dito, isa sa secret namin na pwede kong i-reveal is, sa Forex Night Owls is, wala kami pakialam sa wins. May pakialam kami sa losses. Pinag-aaralan namin kung saan kami natatalo at hindi kami nakikialam kung saan kami nananalo. Kasi, yung wins namin, common na yun eh. No, meron kaming isang lugar kung saan kami magtitrade na kung saan hindi ka matatalo. Pag natalo ka, ibig sabihin, alam mong may mali doon sa decision making, sa analysis mo may mali, may kulang. No? At dito sa Forex Night Owls, naghihintay lang kami na pumunta doon. Dapat kami yung masunod, hindi yung nasusunod yung chart. No? Magbibigay ako ng example. Guys, tignan niyo, makinig kayo ah. Magbibigay ako ng example. Sa mga assignment ng analysis ng mga ito sa fishing, tinatawag namin fishing area, guys, no. Tingnan natin. So, kunwari yan, guys. Oh, wait, wala pa silang ano kasi anong oras pa lang. Ito yung kagabi. Ano yun? Guys, nakikita nyo? Nakikita nyo yung chart? Medyo wait lang. Hanap tayo na medyo malaki. Kunwari ito. Guys, nakikita nyo? Nakikita nyo, guys, medyo maliit. Nating save ko lang sandali. Kasi ito talaga yung pinaka pinagmamalaki ng Forex Night Owls, guys. No? Na kung saan hindi kami nakikisabay-sabay sa marami. No? Naghihintay lang kami na bumaba. Kunwari, wala kasing zoom. Bumaba siya dito sa blue na to. No? Kunwari, bumaba yan dyan, pera na namin yan. No? Sure ball na yung pera, sure money na yan sa amin. No? Kaya, sige na nga, dito na ako sa chart para maintindihan nyo ng gusto. Wait lang guys, ha? Medyo ano lang ako. So guys, kunwari, maglalagay ako dito. Kasi may mga linya-linya. No? Ang tawag namin dito, hindi siya indicator. Tools to. Pwede itong gawin, ginagawa to ng mga estudyante. No? Ginagawa nila to, itong mga tools na to, na kung saan gumagawa rin sila ng ganyan. Kaya ako lang linagay ito, na parang tools na to, parang indicator something siya, para mabilis lang. No? Pero ginagawa nila to, kasi ito talaga yung technique namin. Kunwari, ito yung sinasabi kong target profit. No, ito yung box ng pera. No. Once na ito pumunta diyan, pera na. Nagets niyo? So bibilangin namin kung ilang pips 'yan. Kaysa ikita niyo yung chart. No. Kunwari bibilangin namin ya, we have 24 pips, no? Pag pumunta yan diyan, kunwari, ang gagawin namin magsiset kami ng cellphone, tapos magpupunta kami sa YouTube, tapos punta kami ng karaoke, video-video kami. So, habang naghihintay, naaliw ka. No? Hindi ka naiinip. Para pumindot ka ng pumindot dito, this is a killing zone. No? By the way guys, para sa amin, sa Night Owl Strategy, yun nandito, itong nga nakikita nyo linya na to, killing zone to. Hindi kami nagtitrade dito. No? Pupunta lang kami sa mga breakout, no? At halos madalas na pupunta dito yan. So pera na, no? Pag pumunta yan dyan, rekta dito, pera na siya, no? Pera yan. O kaya kung hindi siya pumunta dito, dito. Yan.
Okay. Di ba ang dali? Pero guys, meron kayong mga pagdadaanan na training kung bakit siya linalagay dyan. No? Mamaya, itatopic natin. Kung bakit nga ba siya linalagay dyan? Bakit nga ba siya safe? No? Bakit nga ba sure ball trades ang tinatawag? Kahit di ka maglagay ng stop loss, bakit? Di ka maglalagay ng TP, bakit? No? There is a secret behind. No? So, kaya mapapansin nyo, sasabihin ni coach, sinabi ni coach na meron daw estudyante dyan sa Forex Night Owls na nasa $3,000 na ang talo pa lang is wala pang $10. No? Yes, guys. Kasi nga, nagtitrade kami guys, sa sure ball. Alam namin eh, kung saan siya pupunta eh. Kung hindi siya pumunta dyan, di walang trade, matulog. No? Matulog ka. O eh, magliwaliw ka sa labas. Huwag ka nang, well, huwag ka na dyan. May oras lang kasi kami guys, 2.5 hours lang yung trading time namin. Yung trading time namin, yun yung kinoconsume namin sa isang tanghali, tsaka 2.5 hours sa gabi. No, yun yung mga loophole na tinatawag na kung saan yun yung sure ball trades. No? So sa Forex Night Owls, makikita nyo, may mga secret dyan na hindi ko naman pwedeng sabihin dito. Kasi kasama yon sa package na binibenta ko, syempre. Pero, mahirap ba yan? Hindi. Actually, hindi siya mahirap. No? Hindi siya mahirap sundan. Eh, paano coach yung mga tawag dito, yung mga nasa libro, yung mga rules sa libro? Guys, itong Forex Night Owls strategy, galing din to, hindi siya per se na galing talaga. I mean, hindi siya mismo galing sa libro or videos. Galing to sa experience, no? Galing to sa mga basic something, no? Mga basic tapos inexperimentuhan na mga strategy na kung saan pag nag-fail, hindi pwede. So kaya hindi siya pwedeng lagyan ng mga indicator. Mga custom indicator, hindi siya pwede. Kailangan manual lang siyang sinusunod. Tapos may oras lang siya kung kailan ka mag-execute. Kailangan mong, parang ganito, kailangan yung kunwari, itong gumagalaw na to na candle, itong gumagalaw na candle, kailangan matapos muna yan. No? Kunwari ganun, kailangan mong patapusin yung isang candle bago ka mag-execute, bago ka mag-entry. No? May mga ganun. Isa sa disiplina namin yun. No? Okay. So, walang tanong, guys. Walang tanong muna. Bago tayo mag-go sa ibang topic. Any questions? Questions? Dennis Frias, questions? 62 participants, any questions? Okay, so interested po ako po paano po ako sasali sa night. Tat niyo lang ako. Yes, please. Eh, pag may questions po, type lang kayo dun sa chat o kaya dun sa Q&A or kahit within the ano, kapag kahit nagsasalat si Coach Yam, type niyo lang yung questions niyo para mababasa naman natin yan lahat. Okay, so walang question, no, sa mga... Okay, so kung walang tanong, guys, okay, let's proceed. Ano nga ba yung infamous samurai discipline? No? Mm-hmm. Q&A? Alright, napakaganda nito. Ano pong fundamental skills kailangan i-develop? No? Actually guys, ang sikreto nito, hindi kami nagpo-fundamental analysis. No? Wala kaming pakialam sa mga fundamental na yan. So paano kami nagiging safe? Paano kami nagiging safe sa news? Tandaan nyo guys, yung safe zone namin, walang news doon. No? So anong gagawin namin sa fundamental? Kung hindi naman kami inaabot ng news. No? Wala kaming news. Walang news na kaming, kunwari nagtitrade kami, halos sa tala ng buhay ko, 4 years na akong nagtitrade ng ganyan, oras, walang news. No? So, ibig sabihin, kung walang news, nandun ka sa hindi volatility time. Yes. No? Kung saan tulog yung market, nandun ako. No?
Huwag kang sumabay doon sa volatility time. Kasi mamamatay ka doon sa volatility time. Maliit lang yung pera mo. Brother and sisters, maliit lang yung pera nyo. Kapag kinain yan, tapos ka. No? Di ba may mga sinasabi sa, ito, isang secret. No? Kaya nga sabi ko guys, huwag kayong magtitrade dito banda. No? Huwag kayong magtitrade dito, this is a volatility time. No? Kunwari, London session na. No? Pag London session, makikita mo ganito na yung chart. Ayun no? Mga malalaki na siya. Wait, paliitin natin. No? Volatility time. No? Although makakakuha ka dyan, pero ang tanong, araw-araw ka ba makakakuha dyan? Andre Luis, uy, no? Coach, yung loophole, yung 230R, na sinasabi mo, ba sigurado na pupunta sa white? No, actually, hindi siya. Depende. Kasi may sikreto yan, hindi ko siya pwedeng sabihin. No? Depende, hindi ko siya pwedeng sabihin. No? Yung sikreto kasi, sir, ay coach, sasabihin pagka-member na ng Forex, yes, ng Forex Night Owls. Yes, yes, yes. Kasi kakalat yun, guys. Siyempre, pag kumalat yun, marami nang matututo. Hindi, wala na ako ibibenta. Hindi. Actually, sa 100% na technique, nasa 5% lang siya. No? Nang safety nest. Pero overall, hindi mo siya pwedeng gawin na standalone. So, kailangan may confluences kang gagawin para mapatunayan mo na pupunta siya dyan. Meron tayong tinatawag na Maximilian pattern. Kaya hindi kami tumitingin doon, guys. Kaya hindi kami tumitingin sa Maximilian patterns. We have 5 Maximilian patterns. No? No? Baka sabi, yung Maximilian patterns, katulad yan ng double top, double bottom, head and shoulders. Pero yung sa amin, iba. Kung paano siya gamitin, ibang-iba sa nasa libro. No? No? Ibang-iba yung nasa libro, ibang-iba yung sa amin. Kung paano siya gamitin. Wait, look at this. Kunwari, letter M siya. No? Kunwari, ito yung Maximilian pattern ko. Kunwari lang ha, hindi ko sinasabing ito yon. Double top, nakikita nyo. So, ang news, nandito. No? Pababa. Pero ang nakalagay dun sa news, positive. No? Kahit anong gawin ng news, susundan at susundan ng chart, yung pattern, guys, yan ang totoo. No? Kahit sabihin mo, uy, positive yung news ha, bakit nag-go down? Oh, because of the patterns. No? Sundin niyo yung patterns, kahit hindi na kayo magtingin-tingin sa fundamentals, totoo yan. No? Subok na subok ko yan, 100%. No? Kunwari, sabihin mo si Trump, nadula sa CR. Oo, yung US dollar, bababa, parang ganun, ganyan. Parang nakikisabay lang sila. No, ang totoo niyan para sa akin guys ha, hindi to ano. Ang forex parang nakikichismis lang sa ano eh. Nakikichismis lang sa nangyayari. No? Pero tututusin talaga, hindi naman kunwari nadula si Trump, magiging letter Z na 'yan. No? Magiging letter Y, magiging ganun pa rin siya. Sino naggigitara dito? Yes, yes. Tama ka Loreto, no? Sino nagigitara dito? Guys. Sino nagigitara? Okay, Ben? Loreto, no? Kahit hindi kayo marunong mag-gitara, naka-strum na ba kayo ng mga string ng gitara? Kahit anong banat mo dyan, bigay mo dyan sa string na yun, mapuputol o kaya babalik at babalik sa dati. Matunog nga lang siya. Look at this. Tignan niyo ang sikretong isa. Nakikita nyo yung chart ko? Nakikita nyo yan? It's a form of waves. No? It's a form of waves. Ang forex, it's a form of waves. Nakikita nyo yan? Inuulit-ulit ka lang yung mangyayari. Naulit na yan nung nakarang linggo, naulit na yan nung last 10 years, naulit na yan. It's all about prices. Nakikita nyo? No? Kaya naglalagay kami ng mga linya, hindi yung mga trendline, hindi kami naglalagay ng mga, uy, trendline tayo, maglagay tayo ng mga trendline, mga ganyan-ganyan. Kasi no use. No?
Kahit sabihin mong lumagpas yan dyan, eh kung gusto, eh wala ka sa pattern, tataas at tataas yan. Nagigets nyo, guys? Nagigets nyo? No? Nagigets nyo ba? Okay? Sa mga bago, nagigets nyo ba ang ibig ko sabihin? Kapag kunwari, ito, sabihin mo, it, sa buong 10 years, ito lang yung, sabihin mo, kunwari, nag-head and shoulder siya dito sa price na to. Sabihin natin, 143,598, no? Tapos, ganyan, 143,470, and 143,339. Sabihin mo, kahit, hindi na ba nauulit yan? No? Nauulit at nauulit yan, guys. Yan ang totoo dyan. No? Well, eh, wag na tayo magsinungalingan, magplastikan dito. Nauulit at nauulit yan. O paano mo mahuhuli kung mauulit ulit? Based sa pattern. Tinatawag namin yan Maximilian pattern. No? Meron kami sinusunod na pattern. Kaya kami, nagtitrade kami. O coach, may news. O anong pakik ko kung may news? No? Hindi ka makakarinig sa amin na, uy, coach, may news. May high impact news. Also, mas maganda ka kung may news eh. Kasi mapapabilis yung trading time natin eh. Kasi alam niyo yung mga news na yan. Pag once na may news, pinupush lang nila ng mabilis yung pattern para makuha kagad nila yung gusto nilang presyo para mag-reverse na ulit. Yes, yes. Questions? Top 3, what? Okay. Ano daw? Okay. Top 3 advice po sa starting newbie with zero knowledge. Wala akong top 3. No? Maynard Solis. Wala akong top 3 na advice. Ang isa lang sa pinaka number 1 kong advice. Sumali ka sa Forex Night Owls Philippines. Doon mo makikita yung tunay na Forex trading. No? Doon mo makikita yung tunay na Forex trading na sinasabi. Yung pinaka backbone ng Forex trading. No? Kasi guys, kapag sa tao nga, kapag bali yung backbone mo, hindi ka makakagalaw. Baldado ka. No? Ngayon ang Forex, meron din backbone yan. No? Katulad nito, ang backbone niya, yung mga prices. Yung mga linya. Linyahan mo yung mga prices. No? Doon mo siya makukuha. Coach, kagaya nung nangyari sa gold, paglagpas ng Pfizer news, bumulusok sa... Yes, hindi, makikisunod nga siya. Pero tandaan mo, tignan mo yung pattern. No? Tignan nyo guys yung pattern niya. Mga last week, ganun pa rin naman siya. No? Hindi naman nag-iba yung forma niya. Nag-iba lang yung itsura ng mga candle, yung position, pero ganun pa rin yung sinusunod niya. No? Kung sakaling double top, double bottom, no, head and shoulder, ganun pa rin ang kalalabasan niya. Depende sa currency. Tandaan nyo guys, mga currency pair, may kanya-kanyang mga patterns. So, ako, sa Forex Night Owls, pinapamaster ko yung GJ. No? Hindi naman sila, ibig sabihin, coach, ang tinitrade nyo lang GJ. No? Ang tinitrade nyo lang ba GJ sa Forex Night Owls? Yes. Pinagmamalaki ko ang GJ. Dahil tatandaan nyo kahit mga ano pa dyan, takot sa GJ mag-trade. No? Sa GBP-GPY mag-trade. No? So parang sa akin, ipagmalaki mo, nagtitrade ka ng GJ at kumikita ka sa GJ. Kasi guys, hindi naman kailangan guys na maramihan. Okay? Yung actually guys, yung mga ano, itong mga nandito, nasasabi ko na pala, sorry. Yung mga nandito nasasabi ko na pakonti-konti. So, umpisa na pala natin, guys. No? The infamous samurai discipline. Ano nga ba yung valuable secret? No? Ano nga ba yung sikreto ng isang forex trader at newbie? Kailangan nyo, guys, may isang salita. No? Ang mga samurai, yung mga Japanese, yung may mga hawak-hawak ng mga samurai, mga espada, mga ganyan, meron silang tinatawag na one word. No? Meron silang isang salita na kung saan kapag nataga sila sa likod, magpapakamatay na sila. No? Kasi ang mga samurai dapat matalas yung senses. Ang forex trader dapat matalas yung senses. Based sa nakikita mo, hindi sa naiisip mo. No? Sa pakiramdam mo. No? Pakikiramdaman mo yung mga momentum ng candles.
No? Although, kaya ko nasabi to, kaya ko nasabi, pakikiramdaman yung mga momentum ng candle kasi may lesson kami sa pinakaunang lessons namin, yung istorya ng candle. No? Yung istorya ng candle, bakit nga ba nabubuo yung candle? Ano nga bang pakinabang ng buntot? Ano nga bang pakinabang ng body? Parehas lang ba yan? O nagkaiba ba yan? No? So yun yung discipline. No? Ang disiplina dito, kailangan firm. Dapat isang disiplina. Kapag kunwari nagdo-drawdown, kapag nagdo-drawdown, alis. Close mo yung trade mo. Kasi may mali. No? May kulang sa ano mo. May kulang sa mga analysis mo pagka ganon. No? Kapag na-loss ka naman ng $5 at nakita ko, coach, may loss akong $5, balik ka sa lesson. No? Kailangan mong bumalik sa lesson dahil hindi ka pa handa mag-live ulit. Parang ganon. Ganon akong teacher. Hindi ko pinapabaya yung mga estudyante ko na, ay sige, magpatalo kayo, ganito, ganyan. No. Meron akong kiber sa mga estudyante ko. No. Attitude of a hunter. Katulad nun, yung attitude of a hunter na yun, isang pahapyaw lang na sinasabi ko ngayon sa attitude of a hunter, kunwari naglagay ako ng box, kunwari nakapagsaliksik na ako dyan, nakapag-analyze na ako ng maganda dyan. Okay? So ito yung pinaka-safe na box ko, maghihintay ako. Ang mga hunter, ang mga sniper guys, naghihintay. Oh, hindi po katulad ng sinasabi sa mga YouTube sniper entry, mga ganyan-ganyan. Hindi to. Ang mga hunter, kailangan mo maghintay para dumapo yung ibon, saka mo siya babarilin. Depende sa posisyon ng ibon bago mo siya babarilin. No? Depende sa hangin, depende sa stability ng pressure sa paligid mo. Ganun din sa forex. Hindi pwedeng basta na lang dumapo dito, sabay nag-entry ka ng sell, tapos tumaas ng ganyan. No? May pinag-aaralan yan. Pinag-aaralan namin yan. Kailangan merong sinusunod na batas yan. Kunwari, pumasok man yan dito, sa sure bull mong to, dapat nasunod lahat ng rules. At mabilis lang yun kasi na-master nyo na. No? Hindi naman kayo makakapunta sa ganitong lesson na may prices on the box. Hindi kayo makakapunta dyan kapag hindi nyo pa na-master yung mga bawat isa doon, no? Ganun 'yon. So, tawag dito, isa 'yun sa mga secret. 'Yun yung totoo. Coach, bakit iba yung tinuturo mo kaysa doon sa mga iba? Siyempre, alam nga naman ituro ko 'yun sa kanila, di ibig sabihin nanggagaya na lang ako, guys, no? Nanggagaya na lang ako at hindi ko gawain yung manggaya, no? Hello, sound check. Audio, good? Ma'am? Yes, Ma'am Chris? Good, sir, good. Okay, so tuloy tayo. Okay, dun tayo sa night owls strategy. Ang night owls strategy, guys, simple lang yung sasabihin ko. Effective yung night owls strategy. Nandun yung disiplina, no? Actually, yes. No. Guys, ganito paggamit. Sa amin kasi, ito. Ipapasok ko sa night owls strategy yung leverage, no? Ang definition sa amin ng leverage is utang. No, utangin mo sa broker 'yan eh. Yung leverage para makapaggawa ka ng mga trades, no? Siyempre, natural, nag-uumpisa ka pa lang, hindi ko naman pwedeng umutang ng malaki, hindi mo pa nga alam yung gagawin mo. No? Kasi ganito 'yan, guys. Kunwari, ang leveraging, sa madaling sabi, kunwari, ang account ko ay merong $100. Ay, sabihin mo ng $100 lang. No? May $100 ka, tapos yung gusto mong lot size, malaki. Kasi nakikita niyo yung chart ko? No? Malaki yung lot size. Gusto mo mag-sell ng lima? Tignan niyo, guys. Tumutunog. Hindi ka pwede. No, kasi ang lot size nito nasa 50 lang. 50 lot size lang kami. Yung mga estudyante ko, pinapagamit ko sila ng murang lot size kasi para hindi nila ako madaya. Kasi yung iba, coach, tignan mo, laki ng kita ko. Dito ganyan. No? Yung pala, nagtitrade siya ng mga 3, 4, 5. So, alam ko naman na mangyayari yun. Na sure ball trade sila. Pero, ginagawa ko kasi, kailangan
mag-umpisa ka sa maliit. No? Magsimula ka dun sa talagang hindi ka na hype, hindi ka na excited. Kasi pag pumunta ka na dun sa pinaka battlefield, iba na. Iba yung demo, iba yung live. Tandaan nyo guys, no? Lahat ng nasa demo, karamihan dyan, lies. No? Yes, karamihan dyan, kasinungalingan lang. Fake. Fake smile, fake happiness, fake profit, fake... Ang saya-saya mo, yeah! Na, ganito, ganyan ako. Pagdating mo sa life, iyak ka. Ay, naka, ganito ako, gamit ko yung Bollinger Band eh. Nakagamit ako ng Pibo, okay naman. No? Tandaan nyo, iba yan. Huwag kaiba yan. No? So, ganon. Ang leveraging, hindi mo pwedeng basta-basta ganunin. Parang ganon, uutang ka. Uutang ka ng 1 million, ang itatayo mo lang, sari-sari store. No? Pag gusto mo lang itayo, sari-sari store, tapos yung 1 million pesos, although yung paninda mo, nasa 20,000 lang, yung 1 million pesos, parang hindi naman dapat. Okay? Coach, di ba po, pag nagtitrade lang kayo sa breakout, both breakout po, support and resistance yun, actually, we don't, hindi namin tinatawag na support and resistance. No? Meron din kaming ibang term. Kasi guys, ang support and resistance common eh. No? Ang support and resistance napaka-common niya. So para maging original naman kami at hindi kami gumagaya, iba yung paggamit namin yan. Iba yung paggamit na, iba yung nasa libro kung paano siya gamitin. Actually, yung pagdodrawing nga ng support and resistance, iba yung sa amin eh. May tinatawag kaming perfect support and resistance. No, wait lang ha. Okay, so night owl strategy. Okay, nandun na tayo sa leverage. Yung night, pahabol ko lang. Yung night owl strategy is talagang subok, talagang may quality. Pero kailangan mo mag-aral talaga. Lagyan mo siya ng, mag-invest ka ng oras. No? Mag-invest ka ng oras. Tsaka kailangan mo mag-invest talaga ng talino para sa sarili mo. Hindi lang yung pwede yung, okay, ito pwede na. Hindi pwede yun. Hindi kita papayagan na mag-trade na. Okay coach, pwede na to? No. Kailangan makita ko sa iyo na talagang master mo. Magsimula nung umpisa, ng pagpasok mo hanggang dito sa ganitong lessons, magpi-fishing, ang tawag namin fishing. No, pag sinabi namin fishing, hindi nang scam ha, iba yung fishing na scam. Yung fishing, ibig sabihin, namimingwit ka. No? Namimingwit ka ng dolyar. No? Iba rin yung sa amin yung, iba rin, pag nakatapos ko sa fishing, meron din kami tinatawag na dollar hunting. Which is yun na yung pinaka price mo sa'yo. Parang regalo ko na sa'yo yun. Kasi magaling ka na eh. Papayagan na kita. O ito, yung $200 mo, meron na siyang 300 leverage. Mga 4-5 entry yun. No? So, magiging maganda na yung magkikita ka na talaga. No? Ganon. So, the perfect support and resistance. Paano nga ba kami nagdo-drawing ng perfect support and resistance? Boss, sa out sa trading, iba din ba siya sa mining? Mining na need ng powerful GPU? No, guys. Ganito. Actually, magandang tanong yan, no? Napakagandang tanong yan. Mga estudyante, coach, bibili ako ng laptop. Asus ba o Acer? Wow! Samantalang ako, guys. No? Yung tutusin talaga, nag-umpisa lang ako mag-trade. Ito lang gamit ko. Ito lang yung netbook. Yung Corto Duo. Na netbook, ito lang. Tapos bumili lang ako ng mumurahing monitor. No? Hindi ko pinapayagan sila. Well, kung mayaman ka, sige. Gawin mo gusto mo. Pero yung mga naghihirap, karamihan kasi ng estudyante ko na-scam eh. Kaya nga doon ang kinalulungkot ko eh. Lahat na lang ng kapunan ng na-scam dito sa Forex Night Owls. Pero okay lang, salamat sa Diyos pa rin talaga. No? Magaling talaga yung Diyos. Pinipili ng Diyos kung saan talaga yung pinaka last resort ng tao. No? Nabubuhay ng pag-asa dito. No? So, wala akong ano doon. So, thanks God din talaga. Tapos, hanggang doon lang. Huwag kayong kailangan maganda yung PC, maganda yung gano'n. No, as long as na gumagana yung Zoom, Telegram, at MT4, okay na yun. Pansamantagal. No, pansamantagal lang. Huwag ka muna mag-upgrade. Tapos sasabihin, coach, magkano ba yung capital? No. Minsan sinasabi ko sa mga trader ko, ang hindi pa sila nakakaabot sa fishing, ang sinasabi ko, kailangan yung $30 ni Tikmil, maparami mo yan.
no? Maparami, mapalaki mo muna yan bago ka maglagay ng $200. Kasi guys, hindi ko siya papalagay ng $200 o $500 kapag hindi niya naman, hindi mo pa nga mapalaki-laki yan eh. No? Yan nga ang maliit, hindi mo palaki. Paano pa yung malaki? Anong gagawin mo sa malaki? Mapapalaki mo ba? Ay, mapapaliit mo lang. Guys, hindi ko inaano yung mga ibang opinion. Pero ako as teacher, meron talaga akong kiber talaga. No, meron akong sense para sa mga estudyante na kung saan talaga, galing ka na nga sa scam or galing ka na nga sa sunog, ganyan. No, yung ugaling na scam ka, wag mo nang ulitin. Kung ugaling na sunog, wag mo nang ulitin. Wag kang maging sabik na kumita para gumante. No, sa nawala sa'yo. Kasi yung paggante, hindi mo maibabalik yun. Kung tayo, nadalo ka ng 500,000, sinasabi ko nga sa estudyante ko, hindi mo maibabalik yan kung ganyan yung attitude mo. Kalimutan mo yan, mag-refresh ka, ito yung rehabilitation na para sa'yo. Ito yung gagawin mo, ganyan, ganito. No, ganitong isipin mo. O sige, papaisipin kita ng ganito dahil sa mga exercises, makakalimutan mo yan. So magkakaroon ng pag-asa yung mga nasunugan ng mga malalaki. So rehabilitation din talaga yung dating niya. No? Actually, hindi ko naman talaga tinawag na rehabilitation. May mga estudyante kasing mga mararami na nag-excel na sila kumikita na, nagaling talaga dun sa scam tsaka mga nasunugan. Coach, gawin mo na kaya rehabilitation to. Ano mo mga baliw ba tayo? Gawin mo rehabilitation. Ibig sabihin, coach, katulad sa amin, na parang na-rehab kami, nawala yung mga isipin namin, yung mga attitude namin ng mga greedy, nawala yun dahil dito sa mga strategy yung ginagawa namin, mga exercises, no? Okay, so may tanong. Coach, ano po klaseng trader si Forex Night Owl? Scalper po ba o day trade? No, guys. Ito lang masasabi ko sa inyo. Magsabi kayo ng kung ano-ano pa, pero iba kami dyan. Iba kami kay scalper, iba kami kay ganito. Kasi guys, kapag sinabi mo yung scalper, hindi mo nga alam kung ano yung scalp mo eh. No? Wala ka nga yung direction kung ano yung scalp mo. No? So kami, may direction kami. So hindi kami scalper. No? Day trade? So nasa loob kami na isang araw. So parang day trade na din, mga ganon. So kapag sinabi mo kasing day trade, sakop ka na isang araw. Or maybe mga ganon. So tinatawag lang namin sa amin, hunting. No? Nag-hunt lang kami. Nag-fishing, hunting. Kung saan lang kami masaya. Kung ano yung ginagawa ng attitude ng owls. Di ba yung owl, yung mga kwago, nag-hunt yan kapag tanghali para kukuha ng pagkain ng inakay. Tapos matutulog na. Sa gabi, dun sila gising. No? Eh tayo mga kami, mga trader kami, gabi kami gising. No? Hinihintay namin mga level na yan. O ito level 1, level 2, o profit 1, profit 2, ganyan. Ganun. Naghihintay kami, hindi yung pagtaas ng candle. Guys, ganito. Hear me out, guys. No? Pagtaas ng candle, sasabay ka, magbabay. Tapos biglang bumaba. Ay, hindi, okay lang. Babalik pa naman yan. Hanggang sa drawdown na, hindi, babalik pa rin yan. No? May mga ganun. Yun yung galit na galit ako pag may nakakita ako ng ganun. No? Sinasayang niyo yung pera niyo. Alamin niyo kung saan siya magre-reverse. Alamin niyo kung saan siya mag-pull back, magre-retrace. No. Dito guys, nalalaman namin kung saan siya magre-retrace. No. Hindi ako nagbibiro. Alam namin dito, 'yun yung tinatawag naming level of awareness. No. Aware ka kung saan siya magre-retrace. Kapag alam namin, kunwari, dito na kami nag-entry. Yung iba kasi dito na nag-entry, pero hindi nila nakikita 'to, yung mga linyan 'to. Karamihan hindi nakikita 'yan. Pag nag-entry ka diyan, sabi niya ganyan. Tapos biglang bumalik na gano'n. Bakit ganoon biglang bumalik? Yes, actually may trailing stop. Baka mali po yata yung tanong. May trailing stop po ba si Forex Night Owl? Wala kaming trailing stop. Kasi hindi kami naglalagay ng stop loss eh. No? Pero ang Ticknell mismo meron trailing stop. Meron buy limit, sell limit, mga ganyan. No? Pero kami hindi kami naglalagay. No? Pero meron kami sa cellphone na backup. Pag nag-brown out, ay! Brown out na! Uy, lagin mo sabihin na. Oh, close. No? Nag-brown out sa inyo. No, siyempre dapat aware ka. Tsaka hindi kami may mga attitude kami at may mga discipline kami talagang itinatanim ko sa kanila. No. Kapag pagod ka o kaya nag-away kayo ng misis mo, huwag kang pumunta sa chart. May nakaaway ka sa traffic, sa daan, sa nagda-drive ka nakaaway ka. Pag balik mo mag-trade, huwag kang mag-trade. No. Mainit yung ulo mo, huwag kang mag-trade. No. Matulog ka. No, may mga ganun kami. No.
may mga codes of conduct kaming sinusunod. Hindi basta-basta trade ka lang ng trade. Yung alam mo, pagising mo ng umaga, di ka pa nga nag-aalis ng muta. Nakaganon na yung mukha mo dyan. Para ka ng, alam mo, para ka ng pagong. Tapos, nagising ka ng 8 o'clock. 8 o'clock na ng gabi, nandiyan ka na asim na yung kilikili mo, nandiyan ka pa rin. No? Hindi. Alam niyo yun, tapos di ka naman nanalo. No? Galit na sa yung asawa mo. Yung keyboard, yung mouse, may himas ka doon sa kanila. Sa kanya, wala ka ng time. Pero talo ka pa rin. No? Kaya guys, yun yung inaano ko sa Forex Night Owls. Kaya tayo nagkakaroon ng ganito. Yeah, wini-wish natin maging magaling sa Forex kasi gusto natin financial freedom. No? Tapos, gagawin mo yung ganun. Asan yung freedom? No? Addict na addict ka sa Forex, pero talo ka rin naman. Para kang nagsabong. No? Alam mong diado ka, nagsabong ka. Diba? O kaya, nagkasino ka, alam mo matatalo ka sa kasino, nagkasino ka pa rin. Diba? O hindi, as for saya lang, ganito, ganyan. Ang Forex, hindi ganun, guys. Hindi libangan ng Forex. Para masabi mong, wow, Forex trader, I am a Forex trader, mga ganun, no? Huwag niyong gawin yun. Huwag niyong gawin sa buhay niyo yun. Iiyak at iiyak kayo. Ang Forex trading para sa may disiplinang tao. No? Ang Forex trading, kapag matigas ang ulo mo sa Forex trading, hindi ka mag-e-excel dyan, promise. No? Kapag mayabang ka sa Forex trading, alam ko yan, patay ka dyan. No? Okay, so balik tayo. Perfect support and resistance pala, no? Sorry, hindi ko na naano. Okay guys, napapakinggan niyo ako. Naririnig niyo ako? No, okay naman. Agree ba? Agree. Agree ba tayo? Agree. Guys, agree kayo sa sinasabi ko. Totoo, yung mga newbie, totoong may ganyan guys, hindi yan chismis. Yung mga newbie, bago kaka-jump nyo pa lang sa Forex, tapos na-invitan ka, ganyan na nangyayari sa tunay. No, tanungin mo yung nag-invite sa'yo. No, ganito ka rin ba? Sabi ni coach. No? Ganyan karamihan. Na para masabi lang, I'm a Forex. Kunwari nag-reunion. No? Anong mo ngayon? Anong job mo ngayon? I'm a Forex trader. No? Yes, Jansen. No? Sabihin mo sa mga kakilala, Forex trader, pero yung plot, yung, alam niyo yun? Kaya huwag niyong gagawin yun, guys. Maging educated kayong Forex trader. No? So, the perfect support and resistance. Ano nga ba yung sinasabi ni coach na perfect support and resistance? So, guys, ganito lang. Ito, guys, these are symbols of perfect support and resistance. Pero tinatawag namin itong magnificent numbers. No? Kasi napaka-perfect niya, guys. No? Pansinin niyo siya. Tignan niyo, ha? Tanggalin lang natin itong mga abu-abubot nito kasi coach, ano nyo ba yan? Indicator. Actually, hindi namin siya tawag indicator eh. Ano to? Tawag namin dito is tools. Kung makikita nyo guys, no? Makikita nyo siya, tingnan nyo. Wait lang. Makikita nyo, para siyang sumasabay sa rhythm. No? Para sa lines, sumasayaw siya sa ritmo. Yan yung tinatawag namin perfect support and resistance. Kaso hindi na namin siya tatawagin perfect support and resistance, ginagawa namin siyang magnificent numbers, no? May mga numbers 'yan, guys, no? Na kung saan diyan talaga sila nagpi-pinpoint every day. Diyan sila nagpi-pinpoint. Kunari, ayan, no. Coach, bakit hindi naman sila umakyat diyan? Pero sinasabi mong okay na. Kasi meron kaming nakikita dyan na ngayon na hindi nyo nakikita. No? May tinatawag kaming fractals. May tinatawag namin fractals. So hindi ko nasasabihin yon kasi para doon yun sa nandun sa loob lang ng Forex Night Owls. Kaya sure ball namin na alam namin na, oy, ikaw nag-buy ka dito, bakit hindi siya tumuloy? No? Nag-buy ka dyan, bakit di tumuloy? Kasi kayo hindi nyo nakikita yung alam namin. Kumbaga yung alam namin, hindi nyo rin alam. Kahit yung mga nagtuturo ng Forex, ganyan, hindi nila alam yan. No? Meron lang akong isa. Nasasabihin, pero shortcut to. Ah. Nakikita nyo to, guys. Guys, kailangan makinig kayo kasi napakaganda nito. Ito isang sikreto dyan. Kung bakit hindi siya tumutuloy pataas.
No? Nakikita nyo to? No? Sinasabi. Pag pinuntaan mo sa left side, ayun yan, no? Kalabel niyan. No? Nagets nyo? Yung kalabel niyan, ayun, no? No? Ayan, yung kalabel niyan. So, coach, parang nonsense na may sinasabi mo. No? Kapag pumunta ka sa 5 minutes, makikita mo, ay, saan na yun? Hindi, nawala. Ano ba yun? Ito, 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 ito. Lagyan lang natin ang tanda. Ayan. So, isang level to, guys. No? Isang tinatawag nila sa ano, key level. No? Tinatawag nila to sa libro na key levels. Pero pag tinanong mo naman yung mga gurus, ano nga ba yung key level? San nga ba? Sige nga, sir, tanong mo nga, sagutin nyo nga ako, saan dyan yung key level? Hindi nila alam yung key level, kung nasaan. No? Yan, tinuturo ko yan sa mga estudyante ko. Ano mo papatunayan na key level yan? Yan, may mga sagot yan doon. No? Resistance? No. Actually, hindi siya resistance. Tinatawag namin, hindi namin siya tinatawag na resistance. Although, yung paniniwala nyo dyan sa labas ng Forex Night House, this is a resistance. No? Pero kami, meron kaming pangalan dyan. No? Pag lalagyan namin ang pangalan niyang ganito. No? 143699. So nonsense pa rin, coach, eh. Lilagyan mo lang ng number, eh. No? Alam niyo ba yung 143699 or tinatawag natin 143700? Talaga yan. Ang tawag namin dyan, 143700 is the most ano, key level. No, yung may mga zero sa huli, mga key levels yan, guys. No? Mga key levels yan na hindi mo dapat i-neglect. Nakikita nyo yung mga money changer. No? Siguro makaka-relate kahit mga newbie dito. Yung mga money changer, guys, makikita nyo, yung sa SM, yung may board sila na, yung money changer, magkano ba yung dollar ngayon? Kontra piso. Wala kayong makikita dun sa hulihan nila na may 50.45. Puro yun lahat. 0-0 yun. No? Ayan yung sinusunod nila. No? Yan yung sinusunod. Oh, coach, bakit merong mga sobra-sobra? Ay, may secret dyan kung bakit yan sobra-sobra. Kasi guys, ganito yan. Sasabihin ko na rin kahit pa paano. May mga ibang broker, minsan hindi pa nakarating dyan sa 143,700. May iba naman na broker na kung saan lumagpas na dyan. No? O ganun lang yung sagot dyan. Tapos yung iba sasabihin na, ay, ito anya, meron anya sa market make, ano to, yung mga banko anya, meron nga niyang, ano yan, yung mga pending na mga, ay, mga na late na order, or mga late na mga transactions. Kaya sumobra siya. Okay, sige, ganun. Pero sa madaling sabi, sa Forex Night Owls, pinapadali namin yung kwento. Para kahit yung mga, hindi nagbasa ng libro ng mga newbie, ayan po siya. Alam nyo na ngayon. No? Madali nyo siyang matutuntun. Hindi, hanap tayo sa libro, hanap tayo sa mga video kung bakit anong kwento niyan, si Intrabank, si Banko, si Market Maker. So yung mga newbie, matutusta yung mga utak niyan. No? Bigyan mo lang napakasimpleng kwento. No? Na kung saan talagang, dikit naman talaga dun sa kwento, sa tunay na nangyayari. Actually, hindi ko nga alam kung tunay yung nangyayari. Yung may market maker, may intrabank, etc., etc. Tandaan nyo guys, pag harap nyo sa chart nyo, huwag nyo nang isipin yung mga yun. No? Huwag nyo isipin yung mga market maker, ganyan-ganyan, kasi natalo ko dahil may market maker na nag-book dyan, no? Nag-deposit ng malaki sa institutional, something like that. No? Huwag nyo isipin yun. Isipin nyo kung ano yung nakikita nyo sa chart. Kasi yun yung magpapapanalo sa'yo. No? Yung mga nakikita nyo, yan yun eh. That is the real thing. No? Kung ano nakikita nyo dyan. Okay? Uy, ang dami ng questions. Coach, totoo ba anonymous attendee, no? Coach, totoo ba po bang may tinuturuan po kayong nanalo na po ng $3,000? Well, pwede kang mag ano. Actually, kung nagsabi ako at narinig mo, totoo meron. Pero pwede kang pumasok sa GC, hanapin mo siya. Kasi ewan ko kung busy siya ngayon. Alam niya ng mga iba, no? Actually, yung $3,000 na yan, maliit nga lang yan eh.
No? Napakaliit niyan, guys. No? Ask ko lang po, if may 100 pong balance, magkano po ang tamang lot size? Actually, ang tanong dyan, hindi ganyan eh. Natuturuan ko kayong ng sensible na tanong. No? Kapag may 100 talers ako, itago ko, mag-aral muna ako. O kaya, i-enroll ko. No? I-enroll ko na matututo ako. Kasi, kung lot size lang naman, yung gusto mong malaman, pwede. Kahit sino makakapagsalita niyan. Pero ang tanong, pag itinate mo ba yung $100 mo, kikita ka ba? Hindi. Talagang ano tayo dito? Prangkahan tayo dito. Pag itinate mo ba yung $100, kikita ka? Actually ngayon, nasa 10K na kami ngayon. 10,000 pesos na kami ngayon. Dati, nasa 3,500 lang. Ngayon kasi meron kaming binubuong school. Yun talagang physical school sa Marilao. Siguro mga June, mag-ano na yun, mag-ooperate na siya. No? Yung uupo ka na lang, wala kang laptop, wala kang computer, may computer na dun. No? Ako rin nakikita niya dun. No? Tapos yung mga hindi nakaka-attend, pwede rin sa Zoom. Pero iba yung presyo nung live kasi mas matututo kayo sa live. Madaling matuto, madaling turuan yung nasa live. No? RB, no, pasensya ka na, no, kasi yun talaga yung sagot diyan, no, RB, no. Yun talaga yung pinakamagandang na sagot diyan na kung saan yung $100 ba ganitong lot size, no. Actually, isipin mo, kung yung 100 lot size mo, masasabi ko kung mag-aral, aral muna talaga, no. Aral muna talaga yung pinaka the best na kasi kahit mag-aral ka, malalaman mo rin naman, no. Maralaman mo yan. Madali lang alamin yan eh. Okay, so balik tayo sa lesson. Okay, the candles don't lie. No? Hindi nagsisinungaling yung maybe yung ex-girlfriend mo, boyfriend mo, nagsinungaling sa'yo. Pero tandaan mo, yung mga candles na yan, hindi yung nagsisinungaling kung saan sila papunta. No? Alam namin kung saan yan papunta, guys. No? Kaya wala kaming pakialam. Kapag hindi na namin trading time, hindi na kami, alis na kami. O out na kami sa chart. Pero alam namin kung saan siya pupunta kasi based doon sa mga mini-mirror nila sa left side. No? Sa mga history. Yan tinatawag na history levels. No? Yung mga mini-mirror nila, no? Ayan, dyan siya pupunta. Huwag ka mag-trade dyan kasi dyan siya mag-i-stop. No? Okay? Kunwari, nag-sell ako dito. Bakit hindi siya pumuloy? Kasi ito. Okay? Guys, nalaman nyo. May mga ano kami dyan, may mga lessons kami. Kung bakit, kunwari, hindi kami magtitrade dito sa mga sinasabing consolidation style, mga ganyan. Kasi nga, kaya nagko-consolidate yan dyan kasi may mga ano. Merong mga rejection. Actually, hindi namin tawag rejection yan. May mga price point. No? Ganito yan guys, coach, bakit hindi nyo tinatawag na rejection? No? Bakit hindi nyo nga ba rin? Tandaan nyo ang tinapay, kapag reject na, hindi mo nakakainin. No? Kaya nalilito yung mga forex trader na mga bago, kahit yung mga intermediate na, nalilito sila. Ay, reject na yan, huwag mong alalaanin yan. Hindi na pupunta dyan. Eh, doon nga nagko-close yan eh. Kung saan nare-reject na sinasabi nyo, doon sila nagko-close. No, hindi nga lang ngayon. Hindi nga lang ito kunari na-reject ito. Ay, sorry. Na-reject ito tapos ito pupunta, hindi. No. Kunari ito ngayon nag-print, mamayang gabi baka pumunta yan diyan. Diyan siya mag-reject kung saan position to. Price point ang tawag namin diyan. No. Kunari nagte-trade kami, katulad nito, guys. Hindi to aksidenteng nangyayari ha. Alam niyo ba kung bakit hindi ito tumuloy sa baba hanggang dito? Dahil dito. No? Sa price na 'yan. No. Kaya ito magkakapantay-pantay to. Kasi nga mayroon sinusunod diyan dito sa left side. No? Parang mini mirror nila. So na-check namin 'yan. Oy, huwag ka mag-i-entry diyan. No? Kaya napansin niyo dito ko linagay yung box ko. No?
Dito ko linagay yung box mo kasi sigurado magtutuloy-tuloy siya dito. Wala siyang babanggaan dito sa left side eh. Nagets nyo? Ito yung pera. Okay, maghihintay ka lang. Kung hindi pumunta yan dyan, di wag. No? Coach, anong time frame ginagamit mo? Actually, itong night owl strategy, kahit saan mo ilagay. No? Kahit isan mo siya ilagay, pwede. No? Pero mostly dito kami sa 15 and 5 minutes. Sasabihin nyo, scalping sila. Hindi. Oh, hindi kami pumapayag na sasabihin kami scalper, mga ganyan-ganyan, hunter, ganyan. No. Kasi sa 15 minutes, nandyan yung pera. No? Sasabihin mo naman, kunwari, mag-drawdown, alam namin pag nag-drawdown, may mali, maalis na kami. So minimal din yung loss. Ngayon, kung sa malaking time frame ka magpo-position trade ka, at matatalo ka, wala din. Loser ka din. Malaki din yung mawawala sa'yo. Okay guys, nakasunod. So, may kanya-kanya kaming style ng mga, siguro mga teacher nyo, o kayo dyan, mga gurus kayo. May kanya-kanya tayong style. Pero, well, sa amin lang talaga, hindi ko sinasabi yung sa inyo. Yung sa amin talaga, talagang proven siya. Proven siyang kumikita. Kunwari, 10 pips lang. Araw-araw mong ginagawa yung 10 pips. Kunwari ganito, guys. Binibigyan kayo ng broker ng privilege. Sabi natin, privilege na sa isang linggo, may tatlong beses ka makakakuha ng 10 pips na save. No? 10 pips na save. Anong gagawin mo? Hindi mo pa bubudbuda ng marami. Maraming lot sa istas tayaan. 10 pips. No? Sabihin mo, 10 pips. Maglagay ako ng 2 lot size. No? Araw-araw nangyayari, hindi mo pa gagawin. No? Siyempre ngayon dito, hindi naman possible yung araw-araw nangyayari sa amin. Pero alam namin kasi kung saan siya pupunta. Eh kung alam namin papunta na, bakit hindi pa namin lalakihan yung lot size? Diba? Lalo ako, experience ko na yan kasi GJ lang talaga ako palagi. No? Kabisado ko na siya kung saan pupunta. Pag na-print yung Asia, mamayang gabi alam ko na kung saan pupunta. No. So ganun din yung mga estudyante ko. So hapon pa lang, hindi pa umabot ng mga 7, 8, 9, 10. Nag-analysis na kami na kung saan kami mag-save, safe trade, mga ganyan box ito. Ewan ko sa iyo, Jairo. Okay, so guys, okay na. Okay. Okay, so magkano po tuition? Actually, yung tuition is 10,000 pesos, no? Installment siya for 4 weeks, no? 4 weeks siya na installment, no? 2,500 per week. Actually, guys, napaka mababa na siya. Mababang mababa na siya kumpara mo dun sa Learn to Smile. Tinatawag namin na Learn to Smile. Hanggang smile ka lang dun, 85K na eh. No? 85K na yung tuition dun. Tapos, actually, mayroon pang chismis dun eh. No, may mga chismis pa nga doon na nababalitaan kami. Chismis lang ha, hindi ko sinabing totoo. Karamihan doon guys nang nagtuturo, hindi naman talaga forex trader. Yan yung totoo. No? Chismis lang yon. Pero nasa inyo kung maniniwala kayo. No? Yung mga ganun, no? Wala akong sinisiraan. Pero pinag-iingat ko lang kayo. Okay, so balik tayo. Behind the chart. Yung behind the chart is your true enemies. No? Kung ano yung nasa likod ng chart, parang ganito, nag-chess kayo. Naglalaro kayo ng chess. No? Naglalaro kayo ng chess, no? Okay? Ang chess board yung chart. No? Ang nasa likod niyan, parang mag-imagine ka ng tao dyan sa likod. No? So ngayon, sabihin mo na yung, sabi natin, market maker. Alam ng market maker yung chart mo. Parang ganun. So may mga mandarayang broker na kung saan dinadaya nila kayo. So yun yung kalaban mo. Yung broker nasa likodan ng chart mo, ng screen mo. So nagche-chess kayo. Ngayon, sa 100% win rate, guys. Wait lang. Sa 100% na win rate, nasa 5% lang na mananalo ka sa araw-araw. O kaya nga minsan wala pang 3%. Kasi alam ng
alam nang nasa likod mo kung paano ka itatalunin. No, meron nga dyan, tumatawag sa mga may-ari ng broker. Chismis lang din ha, tumatawag, oh ba, ang gagaling yata ng mga traders nyo, hindi pa kayo nakakakota. No, yung mga ganun dyan guys, totoong nangyayari. Hindi pa kayo nakakota, ibig sabihin, no, gusto nilang matalo kayo. No? Ibig sabihin, gusto nilang ganito, hindi pa kayo nakakota ng ganitong magkanong milyones, mga ganyan. No? So, yan. Mag-iingat kayo sa mga broker na ganyan. At yung Tikmil, hindi ganyan. Ah. Hindi ganyan si Tikmil, guys. No? Hanis si Tikmil. Tumagal na ako kay Tikmil. No? Pumuti na yung buong ko dyan mag-trade sa Tikmil. Kahit mga estudyante ko, lahat nasa Tikmil. No? So, maganda yung pictures ni Tikmil. Tapos, guys, di ba nag-chart yung chessboard? Kalaban mo yung nasa likod. Ngayon, alam niya yan. Ang gawin mo ngayon, guys, paano niya nalalaman yan? Kasi, ang ginagamit mo, gumagamit ka ng robot, may mga codes yan. Ang MT4 may codes din yan. No? Every week, nalalaman nila kung ano yung linalagay mo dyan. Kunwari, nanalo ka ng isang linggo. No? Yes, nanalo ako ng isang linggo, gamit ko robot. No? Pero next week, hindi ka na, oh no! OMG! Natalo ko! No? Renecode na nila yun. Kinounter code na yung mga command ng robot mo. Tapos ka. No? Kaya minsan huwag kayong mag-rely sa mga ganyan. Oh coach, paano yung sa inyo? Hindi ba kayo nakikita nung ginagawa? Hindi. Mga linya lang yung gamit namin. Actually, sa Forex Night Owls, pagmamalikik sa inyo guys, ang ginagamit namin ito, rectangle tool, linya, tapos vertical line. Okay, hindi nakikita yung vertical line ko. Yan lang ginagamit namin sa Forex Night Owls. Kaya hindi, wala silang pakialam dyan. Hindi kasi yan nag-a-alarm. Tandaan nyo guys, yung mga EA na nag-a-alarm, no? EA na robot na mga nag-a-alarm, yan, nag-a-alarm din sa kanila yan. May mga software din, yung mga boiler room na tinatawag, nag-a-alarm yan, uy, may gumagamit ng ganito. No? Kunwari, ang pangalan ng EA mo is Mojako Scalper, mga ganon. Siyempre, sikat yung Mojako Scalper, yung broker mo bibili din ng ganon. Babasagin nila yung code, titingnan nila yung mga command. Ngayon, once na gumamit ka nun, uy, may gumamit na ng Mojako Scalper. No? I-re-recounter ka na. Tapos ka. No? Kaya ang napapansin nyo, hindi araw-araw Pasko o isang linggong pag-ibig ka lang sa paggamit mo ng EA or robot or ano, mga ganyan. No? So may depende. May mga EA din na mga galing. No? May mga, hindi ko linalahat guys ha. Kasi gumamit na rin ako ng mga EA na yan noon eh. Di rin talaga ako nag- Pero meron si Miss Christine na EA na kung saan, good yun guys. Actually, the best yung EA niya. No, hindi ko linalat, the best yung EA na... Ano yan ma'am? Ano yung sa'yo ma'am? Yung inaano mo? Ano yun sir? Actually, a few months kong ginagamit. So far, okay pa naman siya. Nasa yes. 10% drawdown. Pero yung market ngayon, if you check, sobrang lakas ni dollar. Tingnan natin kung makakasurvive siya. Hmm. O yun. Mismong kay Miss Christine yung narinig, di gamitin nyo sa Tikmil. Safe siya. Siyempre, safe siya kay... Parang bias eh, no? Safe siya kay Tikmil. Oh, diba? Basta trade at your own risk naman, di ba, sir? Para yeah. Ano lang. Yeah. Wala namang... Walang sisiyan. Ano, yes. No, nobody can predict the market pa rin naman at the end of the day. So... Yeah. Okay, so... Yun lang, guys, no? Pero yung mga iba... Katulad niyan kay Ma'am Christine, di magtanong na kayo kay Ma'am Christine, no? Pero kung gusto niyo naman mag-manual, no, okay din. Forex Night Owls din, okay? Ang broker natin is... Tikmil, okay? Maraming honest na mga broker. Isa na yun si Tikmil, no? Matagal na ako kay Tikmil, no? Sobrang galing ng Tikmil, guys. Okay, so balik tayo. Make your chart as your partner. Ito kasi, guys, yung maging partner mo ba, no? 'Di ba? Merong kalaban behind the chart, no? Gawin mo, kuntsabahin mo yung chart mo. Paano yung coach? Magkaroon kayo ng relasyon. Kung paano mo linigawan yung
Yung asawa mo, syota mo, ligawan mo rin siya. Yung DJ, o kaya Euro USD, araw-araw mo siyang i-analyze. Araw-araw mo tignan kung ano ba yung pattern, mahilig ba siya sa double zero, mayroon ba sa double top, double bottom, head and shoulder, mga ganun. Tapos, halos sa anong oras, tignan mo rin kung anong oras ka natatalo, anong oras ka nananalo. No? Totoo yan. Tandaan nyo guys, body language din kasi yan eh. Oras ng killing zone, nag-trade ka. Killing zone eh. No? Hanapin nyo kung saan kayo. Kunwari guys, tignan nyo ah. Papakita ko sa inyo isang sekreto. Punta ka sa history mo, ng chart mo, tignan mo doon kung saan ka na TTP, na ESL hit, stop loss. Tignan mo kung anong mga oras yun. No? Tignan mo naman kung anong oras ka na TTP. No? Magkakapare-parehas lang. No? Ibig sabihin, kung saan ka na stop loss, kung anong oras yun, huwag ka nang mag-trade doon. Mag-trade ka kung saan ka nag-TTP. Tignan mo, ang laki ng pinagkaiba. No? Isang paraan yan para malaman mo kung nasaan yung safe zone mo. No? Hanapin mo yun. No? Anong price, anong oras, anong candle, nag-close ba yung candle? Makikita nyo guys, ganito yan. Makikita nyo makikita nyo yung disiplina dito eh. No? Kaya yung mga estudyante ko dito ko tinitignan. Kunwari yung 17:20 30 minutes or 30 seconds, diyan ko tinitignan sa mga segundo at saka sa mga minuto. Kapag hindi yan pantay-pantay na numero, ibig sabihin nag-entry ka, hindi pa tapos yung candle. Kasi importante yan, dapat tapusin mo yung isang candle bago ka mag-entry. Kasi kapag gumagalaw pa yung isang candle, tapos nag-entry ka, kunwari, ito guys ha, tulad nito, gumagalaw-galaw pa to, up, nag-entry ka, sabihin mo nag-buy ka, eh gumagalaw-galaw pa yan eh. Sis, gumagalaw-galaw pa yan. Akala mo, mag-up siya dito sa ginawa mong resistance, pero magda-down siya. No? Kaya sasabihin mo, oh, market maker na naman. No? Hindi. May mali ka sa analyze mo. Dapat pag nag-a-analyze kayo, tandaan nyo, i-close nyo muna yung mga candle. Tingnan nyo to. Kung bakit nangyayari to, kung bakit nangyayari to, tingnan nyo yung candle, kung saan siya. Tingnan nyo. Napaka-safe ng ganitong style eh. Kunwari, nag-close yan, di mag-sell ka. No? Tapos may support kang ganyan, sabihin mo support and resistance, kung saan siya dominant na nakalagpas, dito ka mag-sell. Diba? Pero kung dominant siya, dito lang siya nag-close, kunwari nag-close lang yung candle mo dito at hindi man lang lumagpas dito sa linya na to, huwag kang mag-sell. No? Magre-retrace kasi yan, magbabounce yan. Ibig sabihin, naabot niya na yung levels na gusto niyang puntahan. Magbabounce na yan, papunta ulit dito sa 143,393. Mga ganun lang. No? Okay? Wala ka nang kailangan isip-isipin pa, si market maker, si volatility, si liquidity, mga ganun-ganyan. No? Guys, nakasunod kayo, walang ganun. Kailangan lang mapagmasid ka. Kailangan lang alamin mo kung saan ka safe. No? Siyempre, paano coach? Eh di mag-enroll ka sa Forex Night Owls para maintindihan mo siya. No? Ang Forex Night Owls, guys, meron siyang community. Pag nag-graduate ka, guys, pag nag-graduate kayo, meron kayong tatanggaping certificate, meron kayong code number or ID, no? Na legit kayong galing dyan. No? Kasi, meron instance, kapag nandun ka na tinatawag namin Parliament Community, yung Forex Night Owls Parliament, kapag gusto mong umaccess sa website, may mga doon, may competition, mga ganyan, may mga event na pupuntahan, yun yung ticket mo, yung ID na yun. Ilalagay mo lang yung code yun, makakapasok ka, magpiprint ka ng ticket na kung saan makakapasok ka dun sa event. No? Merong ganun, kunwari nagpa-event ako, sa ano, dun ka na magpiprint ng, ano, kunwari, legit ka, ito yung ano mo, maglalagay dun sa invitation ticket mo, yung pangalan mo, yung code mo, kung kailan ka nag-graduate, ganito, ganyan, magpiprint, ipiprint mo yon. So, pagpunta mo dun sa guide, ito po. Ito po yung ticket ko. So, nandun ka. Legit kang taga-Night Owls. May mga event na ganyan. So,
Marami, marami guys, no? Kasi yung Forex Night Owls, ano na siya? Actually, parang worldwide class na siya, no? Ibig sabihin yung worldwide, marami na tayong member, hindi lang sa Pilipinas, pati sa iba-ibang bansa, Australia, Canada, although mahirap sila mag-ano ng mahirap sila mag-ano sa Tikmil, pero nabagagawa ng paraan. Tapos, USA meron, India, Cambodia, ang dami guys, no? Yes, ito, si Renzo, nasa Korea, no? Yan, estudyante ko yan, magaling na yan, si Renz Sabale, no? Ayan, ibig sabihin guys, hindi lang tayo pipitsugin, no? Hindi lang tayo pipitsugin, okay? Pero thanks God pa rin, glory to God pa rin na kung saan nabibiyayaan tayo ng ganitong opportunity na kung saan naman talaga makakapagturo tayo ng tapat sa mga, alam niyo yung mga nasaktan dahil sa scam, mga ganun, no? Siguro parang ganun na nga, okay? May last resort. Okay, so next, para ano tayo? Okay guys, ito yung tinatawag naming you're not going to be dead anymore. Hindi ka na mamamatay kasi. I mean, hindi ka na masusunugan, no? Napaka ano naman ng strategy nyo, may killing zone, may dead zone, napaka brutal naman yan. Hindi guys, mas brutal kapag natalo ka. Yun ang totoo dyan, mas brutal kasi kapag natalo ka, wala kang magagawa. Kundi umiyak, o kaya mag-aaway kayo ng misis mo, o kaya hihiwalay ang kanya. Kasi lahat ng finances na inipon yun, nasunog sa Forex. No? So ito, maiibsan mo. Kung ibig sabihin, bago ka mag-Forex, may knowledge ka dahil nasa night owls ka, safe ka. Hindi ka na masusunugan. Or hindi mo man lang, kunwari, newbie ka sa Forex, hindi mo man lang may experience na masunugan. Kasi alam mo na eh. No? Coach, paano ba kapag newbie talaga ako, sincero? May papapanood ako sa iyong video na kung saan, yun lang yung intro ng Forex. Yun lang. Tapos, the rest, dito na. No? Ang swerte nung, actually ma'am, ang swerte nung mga newbie sa amin. Kasi talagang, hindi na nila, alam niyo yun, hindi na nila ma-experience yung nasunugan. Kasi mayroong mga nagsasabi dun sa GC na, ako nga nasunugan ng ₱500,000. So, eh yung mga iba parang napapalunok, uy, buti na lang. Hindi ako na ganun. Yung mga ganun, so napakaswerte nila. Okay? So kasama 'yon sa topic, no? Actually, kasama 'to sa discipline na hindi ka na talaga maubusan ng pera. Kasi matalo ka pa nga lang ng $5, parang nagagalit na si coach. So sabihin ko na sa kanya, oh, balik ka sa lesson. Mastery. It's all about mastery. Mamasterin mo kasi. Papamaster ko sa inyo yung mga mali nyo. So, puro panalo na lang. Coach, possible ba talaga na parang perfect na? Eh, syempre, naman, parang perfect na rin. Pero nalulos ka, hindi lang loss. Parang, hindi siya drawdown actually. Parang nagkamali ka lang ng pindot. Madalas yun sa amin eh. Nagkamali ka lang ng pindot. Sa sobrang ka-excitedan mo, habang kami yan, kunari, nagkikwentuhan kami sa fishing. Sobrang ka-excited na, oh coach, ayan na, nandiyan na, bilis. Imbis na sell, buy yung nakukuha ko, napipindot ko yung buy. So, minsan, uy, nabuy ako, kuklose ko. No, may mga ganong instances. Pero mga sure ball trades talaga kami na pumapasok. Kapag walang trade, di tulog. So, hindi ka nanalo, hindi ka natalo, win-win pa rin siya. No, isipin nyo yun. No? Kunwari na naginip ka ng 3 beses sa isang gabi, na masasagasaan ka, hindi ka lumabas ng bahay, pero may nasagasaan dun sa napaniginipan mo, eh di na. Thanks God, hindi ako nasagasaan. Parang ganun. No, parang may deja vu something. No? So dito, nakakaiwas kayo sa sakuna, sa aksidente talaga. No? Kasi tandaan nyo guys, ang pera. Pera yan. No? Hindi ko alam kung saan nyo kinukuha yan. No? Kung inutang nyo, tapos aabono nyo dito sa pag-aaral ng Forex sa Forex Night. Also, dapat may quality. No, kaya gustong-gusto ko talaga na mapagpatuloy itong Forex Night Owls. Kahit sa tingin nyo, kala nyo mahal siya. No? Kasi meron akong pinaglalaan ng project para dyan. Para mas marami pang lumawak pa siya, marami pa tayong matulungan. Actually guys, kunwari, namamahal lang kayo sa ano, hindi talaga kayo para sa Forex. Namamahal lang kayo sa 10K. Kasi hindi kayo para sa Forex. Talaga. Tandaan nyo, ang Forex is financial business.
Although kahit saan naman business, nakakapag ano kayo ng mura or mahal. Ang forex kasi, career to, career. No? Career po ito ang forex. Hindi namin, alam nyo, hindi namin iniimbitahan yung mga talagang wala naman, tapos pakatapos doon pala mag-iipon. No, guys. Dapat dito talaga meron kang financial stable ka dapat dito. Hindi pwedeng yung ikakain na lang ng asawa at mga anak mo, itataya mo pa dito. Hindi, guys. No. Dinidiscourage ko yung mga ganyan dito. No. Lalo na dun sa mga sinusuhulan ng mga IB-IB. No, sige, pararami namin yan dito. Ganyan, ganyan. Pag kinat mo na, natalo ka na, wala na. No? Marami yan dito. Maraming kwento yan sa Forex Night Owls na pinapa-rehab namin. No? Mahirap i-rehab yung mga nasakta na, alam nyo yung guys. No? So, yun lang. Ang payo ko guys, maging safe kayo. Lalo na sa mga scam. No? Tapos, ano yung pangalan ng Forex? Forex? Ito nga niya. Tapos mamaya, bibentahan ka na ng mga sabon, bibentahan ka na ng mga ganito, ganyan. So, huwag kayo maniwala sa ganun. No? Tapos, sige, pag nag-invite ka, na sumali dito, magkakaroon ka ng percentage. Huwag ganun. Huwag kayo maniwala sa ganun, ha? Networking yung dating nyo nun. O, hindi Forex yun. Okay? Tapos, sasabihin nyo, ipapatrade natin to sa iba. O, tapos, sasabihin sa inyo, ay, natalo na. O, wala ka. Iyak ka. Meron yan dito. Lima sila sa Forex Night Owls. O, magkakasama sila. No? So, ganun lang. Mag-ingat kayo, guys. Kahit hindi kayo sa Forex Night Owls mapunta, at least, nasabihan kayo, mag-ingat kayo. Okay, so, any questions, ma'am? Magkano po tuition? 10K po yung tuition. 10K pwedeng installment to for 4 weeks. No, yun. Meron 15 minutes at 5 minutes lang coach ang time frame ng night owl. Actually, alam nyo guys, kung bakit sa 15 minutes kami. Kasi una kasi siyang na, kunwari, ang candle kasi pare-parehas din naman ang patutunguhan yan. No? Kasi pag pumunta ka sa day 1, isang candle lang naman yan eh. Ngayon kung bakit sa 15 minutes ang masarap mag-entry, sa 15 minutes and 5 minutes kami, kasi guys, mas nakikita mo kasi kung ano, saan yung mga putol-putol eh, saan yung mga awareness, no? Eh kung dito ka sa 15 minutes, pupunta, mag-entry, or sa 30 minutes, hindi mo makikita kung saan siya magre-retrace, no? Hindi mo makikita kung saan siya magre-retrace. Doon, kaya nga sabi ko sa inyo guys, doon kami sa safe. Dadaling ko kasi kayo kung saan hindi kayo matatalo. Patulad nito, 15. O wala ka makikitang may putol-putol dito. Pag pumunta ka sa 5 minutes, o ayan o, nakikita mo. No, katulad yan, ito, yung line na to nakikita namin. Kayo hindi niya nakikita yan. So kami niyan, mag-i-entry na kami dyan, tataas na yan hanggang dito. No? Ayan. So nakikita niyo to, kung bakit sila nag-stop dito, ayun yun o. Pag sinundan mo yan, nandito sa mga level na to. Saka dito, ayan yung level na yun o. Oh, di ba? So hindi kami magti-trade na diyan. Magti-trade kami pag nakalagpas na dito, doon kami sa taas. No? Kasi ayan no, katulad nga niyan, wala kang kasigurado dito sa mga nangyayari dito kung mag-buy ka, biglang magse-sell, ganun ganyan. So hindi siya nonsense siya kung sakali magti-trade ka diyan. Oh, so doon pa lang kung nari dito na kami, dito ka mag-trade, pakalagpas niyan, dito ka mag-entry pack hanggang dito. O di nakakuha ka ng ilang pips, meron kang 8 pips, o, di ba, na malinis. O. So marami pang training na makikita kayo, bakit ganyan, bakit ganito. Maintindihan nyo kasi yung safetiness. Doon ka lang sa safe. No? Pupunta at pupunta yan dyan. It's either na sa baba or sa taas, pupunta at pupunta yan dyan. Kailangan may safe ka sa taas. O yan, nari, safe ko na to. O kaya dito, safe ko na yan. Pag pumunta dyan, di dyan ako mag-buy. Pag pumunta dito, dito ako mag-sell. O hindi naman pwedeng habang buhay na lang yung GJ na paganyang-ganyan dyan. No. Hindi naman pwedeng mag-letter Z yan, Zorro, or letter Y, or letter A. No. Hindi pwedeng ganun ang Forex. Pupunta at pupunta rin yan dyan sa level na yan. O di, abang na kami. No. Alam nyo yung nag-aabang ka lang kung saan yung safe. Diba? So hindi imposibleng makakuha ka ng
minimal loss. No? Hindi imposible yun. Okay? Pag in-scale mo yun sa isang buwan, ang sarap. Makikita mo yung loss mo, magkano lang? $2, $3, tapos meron kang $400. O kaya $500, $600. No? Ito guys, papakita ako sa inyo. Hindi ito nagsisinungaling ha. Ito ha. So, para naalala ko kasi. Ma'am, papakita ko lang sandali ha. Ito guys, hindi ako nagsisinungaling dito. Isa to sa nasa top 10 kong estudyante. No? Nasa batch 3 to eh. No, actually marami sila pero ito kakaano lang eh. Saan ba 'yun? Ito ba 'yun? Okay, so ito guys. Ang tao ko nag-e-exist to. Actually, ito yung $30 ni Tikmil. Ma'am, sorry ah. Ito yung ano, yung welcome bonus ni Tikmil. Mm-hmm. Guys. Okay, baka tingnan niyo yung consecutive wins niya. 43. Tingnan niyo yung consecutive losses. 1. 'Di ba? Total trades 87. Yung profit factor niya 282. Nahiya pa. Nahiya pa siyang ipakita pero nakita ko din, no? Ayan oh, guys. No? Minimal drawdown 1.71, no? Marami ako niyan ditong collection, tingnan niyo ah. Yung mga ganyang estudyante, linalagay ko dun sa Forex Night Owl's Finest. Tinatawag ko diyan na Finest, no? Merong mga Finest akong estudyante. Na kung saan, kapag okay na, doon ko sila nilalagay. Doon na sila nag-trade niyan. Yung mga analysis nila, tinitingnan, uy, ang lilinis, mga ganun-ganyan. So, meron namang isa. Ito naman, guys. Ayan, no? Zoom lang natin. Ay, hindi na na-zoom. Kita nyo, nakikita nyo. So, ang gross profit niya, 77. Ito rin yung welcome bonus. Kasi sa phishing, ginagamit namin yung welcome bonus ni Tikmil, yung $30. Yun yung pinaparami namin. Tapos kapag sinabi, kapag naka $200 ka na, ma'am, meron pala akong tanong. Yung $30 ba, hanggang magkano yung pwede niyang i-withdraw? So profit sir, max 100 from $30 na profit up to $100. So pag yung balance niya naging 130 na, stop na siya. Kasi wala nang sense, sayang na yun. Ayun nga, ngayon ko lang nalaman yan. Yung isa ko, yung pang-apat sa rankings namin, nasa $500 na. Eh, sabi niya, ang laki, ang dami ko na. Sabi niya, ang dami ko na. Coach, sige mo, meron akong puhunan kagad. Sabi niya, eh nung nalaman ko, sinabi ni Leomer na kung saan, ang mawi-withdraw lang 100, nanlumo siya. Sabi niya, ba't di mo kagad sinabi sa akin, coach? Sabi niya ganyan. Eh, ngayon ko lang nga rin nalaman eh. O yan guys, kaya ngayon, hanggang doon na lang sila. Hanggang doon na lang sila sa 130. Yun. So ito, nakita nyo, deposit $30. Ito yan oh guys. Ayun lang oh, 30 tapos 41 yan. So nasa 71 at kailan lang to eh? Last 2 weeks to eh. So ngayon malaki na to ngayon, no? Malaki na siya ngayon. Ayun, total trades 85. Actually bad pa nga to eh. Consecutive wins 4, consecutive loss, yan, 4 din. So medyo ano pa yan, tawag dito, pinapa-back subject ko pa yan pag mga ganyan. Oh, hindi ko pa pwede. No. And relative drawdown 17%. So sabi ko kahit man lang mga nasa 6% or 4, pwede na 'yun sabi ko. Pero 17, so baka pa eh, balik ka pa ulit. No. Ayan. So hindi naman nila minamasama, no. Hindi nila minamasama, guys. Kasi doon naman talaga sila mamamaster eh. Doon sila gagaling. Eh guys, tingnan niyo. Ito $30 na papalaki. Paano kung sakaling $1,000 na? Ang tanong, mapalaki kaya nila o hindi? No? Ang tanong, paano kung $100, $200 na yung meron sila? Diba? Yun lang yun, guys. No? Yun lang yung sinasabi ko. Guys, yun yung totoo dito. No? Hindi ako nagsasabi dito. Kahit hanapin nyo to, itong may-ari nito doon, sa Forex Night Owl, sasabihin niya, hindi na 71 yan. Ganito, ganyan. Malaki na yan. No? Excuse. Ganun ang Forex Night Owls, guys. Ganun kami mag-ano ng minimal loss. Yung loss, doon kami, baka sabihin nyo, coach, paano naman kayo? Kayo yung nagtuturo. Ay, syempre, mas, syempre naman, medyo mas ahead naman ako ng konti sa kanila. Yes, ibang broker ang taas ng spread. Kaya nga sinasabi ko, guys,
tikmil lang malakas. No? Tikmil lang po ang malakas. No? Ayan. Yan ang pinakamagaling. Maganda dyan. No? Kasi yung $30 na yun, actually, sa ibang mga, lalo na sa X, sabihin ko na lang XM, yung mga welcome bonus nila, patalo yun eh. No? Ang gravity nun, ihilahin ka pa baba. Yun talaga yun. Hindi naman pwedeng mag... No? Dito sa Forex Night Owls, yung $30 nga napaparami namin eh. Eh paano kaya kung... Alam nyo na, meron kaming $500, di pa namin mapapalaki ng sobra. No? May tinatawag kaming Titan Challenge, Hercules Challenge. Yung Titan Challenge na sinasabi namin, kapag nakagraduate na sila, gift ko yun sa kanila. Meron akong sistema na kung saan yung $1,000 to $10,000. No? $1,000 to $10,000. No? Yun yun. Coach, ikaw nakailang ka ng ganun? 5. Actually, 7. 7 na akong Titan Challenge. So may $70,000 na ako. Yun yun. No? Yun yun. 78 something. Mga ganun. No? Inahabol ko lang yun. Actually, nagawa ko siya 2 years. 2 years ko siyang nagawa. Hindi ganun kadali. Pero ngayon mas madali na sa akin. Kasi may mga challenges akong ginagawa sa sarili ko na mababa, mapapalaki ko siya ng yung $25, mapapalaki ko ng $300. Siyempre yung mga leverage nun, maliit lang. No? Yung as in talagang kaso, nagko-compounding siya. Pag malaki na, tataasan leverage. Pag malaki, tataasan ng leverage. Hanggang sa makaabot ka sa ganun. No? Ganun siya. So, yun lang guys. Yun lang masasabi ko sa Forex Night Owls at sa Tikmil. Pero yung Tikmil, kung wala yung Tikmil, ay isang ka mag-trade sa papel, sa yellow paper, sa envelope? No, hindi. Mag-Tikmil ka na. No? Mag-Tikmil na kayo. Yun ang pinaka-the best dyan. No? Pinaka-the best yun, Tikmil. No? Magandang broker ang Tikmil guys. Yan. So, ma'am, okay na po. Tignan natin yung mga question. Mga guys, mag-question kayo. Ito, marami actually. Answer live ko na yung iba, sir, ha? Ay, okay. Ah, sige po. Ano po ba yung best or advisable time to trade, especially for me na working and doing trading as sideline? Okay. So, best advisable for trade. Piisin mo yung trading time natin kasi nandun lang tayo kikita. No? Kikita lang kayo dun sa trading time natin. Eh kung dun ma-master nyo yung trading time, anong piliin mo? Yung pag-trade na kumikita ka o dyan ka sa trabaho mo? Actually guys, meron kaming mga estudyante na nasa ibang bansa. Nasa Cayman Island, uuwi na siya. Hinihintay na lang nila guys. Matapos yung pandemic, magpo-for good na sila dito sa Pilipinas. No? Uuwi na sila dito. Actually, yung isang yon, yung sinasabi kong valedictorian namin, which is 51 years old, tsaka yung isa, si Tatay Greg, 60 years old. No? Mga magagaling na forex trader yun, guys. Tubong forex night owls yun. As in, galing siya sa zero, from zero talaga siya, tapos naging pro trader na siya. Yun yung sinasabi ko sa inyong, nasa $3,000. Baka nga yun, hindi na $3,000 yun. Kasi last December pa yun eh. Yung $3,000 na yun. Actually, ito yun eh. Yung una niyang pakita sa akin, ito siya. Guys, ito siya. Kung makikita nyo, ito siya, oh. Ang deposit niya is $100. Ano to eh? Nung December 14. Guys, ito siya. No, $100 yung deposit niya, 400. Oh, kinalabasan 400 to na yung balance niya. Nung ano yan, nung December 14, 2020. Eh, ano pa ngayon? No. Pangalawang ano niya to, ma'am, pangalawang account niya to sa Tikmil. Ito, kasi yung isa sa asawa niya nakapangalan, ito yata yung sa asawa niya nakapangalan. Ito. Kasi hindi sila pwedeng mag-register sa Cayman, 'di ba? Sa Cayman Island, hindi sila pwedeng mag-register. Oh, kasi part ng Amerika 'yun eh. Ito yung sa asawa niyang account, pero siya yung tingnan niyo yung losses, guys. Makikita nyo yung losses, 0.58, no? Na kayo makikita ng mga attitude, no? Yung mga disiplina, ayun, no? 18, 2, 2, ayun, no? Hindi kayo makikita ng loss na malaki, no? Saan kayo makikita ng loss na ganyan?
na mga 0.05, ayun o, 0.58. Umabot siya ng $3,000 na kung hindi niya na pinaano sa akin eh, ayaw niya kasi pagmayabang ko siya, pero ngayon pinagyayabang ko siya. Nasa $3,000 siya, wala pang, sabi natin, wala pang $10 yung loss niya. No, mga ganun. Kaya nga nagtatawanan kami. Pero guys, sa mga bago, no, hindi ko pinag-trade ng gold. Siya lang nakakapag-trade ng gold kasi may mga tinuro ako sa kanyang technique. Paano nga ba mag-trade ng gold na gamit yung Forex Night Owl strategy? May malaking adjustment. Tandaan nyo guys, ang GJ or GBP-GPY parang anak yan ng gold. No? Kapag na-master nyo yung GJ, para mo na rin na-master yung gold pero mag-a-adjust ka lang. No? Kaya yun yung pinaka-the best doon guys. Yun yung pinaka-the best sa lahat. Okay, so yes ma'am, next. Next question. Okay, nice to know that this is a career. So okay na yan. Anonymous attendee, lifetime na po ba yung 10K? Yes. Forever na tayo magsasama-sama nun. Mm. Forever na yan, ma'am. Yes, kung nasa ka na nun eh. Kahit nasaan. Mm. From Maynard, naiintindihan ko na yung perfect shadow lesson last night. Ito pala yung awareness. Yes. Hindi pa ito, Maynard, hindi pa siya, no? Parang pahapyaw ko lang dito. Siyempre, secret. Secret natin yun dito. Marami tayong Daba, secret. Don't reveal all. Malulugi tayo. Next, anonymous attendee. Nga po pala, how to withdraw the profit of $30 welcome bonus ni Tikmil. Simple lang po. Fund nyo lang yung account nyo at least $100. After that, email kayo sa funding@tikmil.com requesting na i-transfer yung profit ng welcome account to your live account. Then, pag na-transfer na to the live account, you can withdraw the profit kasama pati yung $100 na dineposit nyo. Okay. Another next question, guys. Dito na sa ano, okay, actually, ito si Anthony Agustin, kasama siya sa batch ko, nasa ibang bansa siya. Uuwi na siya sa, eto, uuwian na daw. Nasa ano siya, UAE, no? Nasa Middle East siya. Ayan, alam, nasa batch to yan eh. Alam niya na yung mga pasikot-sikot ng Night Owl strategy. No? Uuwi na siya. No? Ngayon yatang week na to, pauwi na yan, nasa quarantine lang yata sila. No? Ayan, mag-for good na yan dito. Ang gamit nila technique, Forex Night Owls pa din. No? So, ayan, kikita na sila. Kasi doon, ma'am, hindi sila makapag-register ng maayos doon eh. Sa UAE. Di kasi nila nakikita yung ano, yung local deposit. Pero kung register, pwede naman. Merong Tikmil Seychelles naman doon. Ito naman pala, ang kwento niya, dito na lang daw siya magsiseryoso pala. Ito pala si Anthony. Yung palang sinasabi ko, sa Canada pala, ay sa Australia pala yung walang ng Tikmil. Yes, yan talaga yung pinaka-the best. Barangay clearance talaga. Proof of address na mag-ano ka. Okay. Accepted po ba? Yes, opo. Barangay clearance pagka wala na lahat. Pero pwede naman kung dalawang ID, pwede nyo pong gamitin yon, valid ID. For example, pwede nyo gamitin as proof of address. Basta upload lang kayo ng another ID pa. Mm-mm. Ayan. Any questions? Sige guys, question kayo. Mag-question kayo. Yung mga gusto nyo i-questions, baka masagot natin. No? Para lalo na sa Forex Night Owls, no? Kasi guys, yung Tikmil, wala ka nang i-question talaga sa Tikmil. Talagang maganda talagang broker yung Tikmil, guys. No, hindi siya yung hindi siya yung maraming ano. Ano po bang definition ng drawdown? Ang drawdown, guys, iyan yung pinaka, parang ano yan, yung may ano ako dyan, mami, meron akong sinasabi dyan about drawdown sa mga estudyante ko. Yung drawdown, parang sinabi sa'yo na halo ka, pero sinasabi mong hindi pa. Alam niyo yung guys, halo ka na, pero sinasabi mong hindi pa. Parang ayaw mong tanggapin na talo ka. No? I drawdown paan niya ako ng $200.
Eh, minsan napapansin ko, $200 drawdown, samantalang dito, yung $5 loss na namin, galit na nga kami. No? May mga ganun. Parang ayaw mo pang tanggapin. Parang pride yung drawdown eh. No? Hindi, drawdown pa lang ako, pero talo talaga yun. Hmm? Yung tama, sir, tama. Actually, yung drawdown is, ito yung percentage kung hanggang saan nag yung capital mo, hanggang ilang percent siya na negative. So, di ba, pag sinabi mong 50% drawdown, ibig sabihin, during the duration, since day one ng account, umabot na siya hanggang 50% negative. Kung meron kang $2,000 na account, sa simula, sa buong history ng account, ang pinakamataas na negative niya na is $1,000. Ganun siya. So, ang drawdown is actually magandang tingnan kung ano ba yung risk level ng account. So, mas mataas yung drawdown, ibig sabihin, mas risky siya. Kasi ibig sabihin, kung may mga 100% drawdown pa nga, kaya 90%, almost inire-risk mo yung buong capital ng account mo. Parang ganun siya. Although, not necessarily na wala na siya, na as in paper loss pa rin naman siya, but that's what drawdown is, yung kung hanggang saan na negative yung account. Yun nga yung sinasabi ko sa mga estudyante ko eh. Oops, ano ba yung bakit sinasabi nilang drawdown? Ah, wag mong pansinin yun. Pina-arting ano lang yun, pina-arting pagkatalo yun, sinasabi ko sa kanila. Ganun ba yun? Parang pina-arting lang na ayaw nilang tanggapin na talo sila, ay drawdown paan niya ako. Sa mga hedging, may ganun, drawdown. Pero live pa yun. Once na guys, ganito yan. Once na ang trade, kinat mo na, clean-off mo na, loss na yun. Para sa amin, sa Night Owls, ha? Once na yung trade, di ba, gumagana pa, nakikita mo, nag-negative ka pa sa terminal, once na siya, clean-off mo, loss na yun, antimano. No? Huwag mo sasabihin sa akin na, huwag mo sasabihin na drawdown ka sa akin, mapapagalitan ka. Kasi loss na yun. Ini ginagawa niyo na lang excuse yung sasabihin niyo drawdown, pero loss na talaga yun. Tandaan niyo guys, pag kunwari sasabihin niyo sa sarili yung drawdown, aminin mo sa sarili mong loss ka para matuto ka ulit, no? Pag mo iasa sa sasabihin mo, ay hindi, drawdown lang 'to. No. Once na loss ka, mag-aral ka ulit. Aralin mo kung saan ka natalo. Yun yung totoo. Kasi once na inaaral mo kung saan ka matatalo, malalaman mo yung candle kung saan ka natalo eh. Ay, dito anya. Dito ako natalo. Ganitong position yung, ganito ako natalo na. So, hindi ka na magti-trade. No? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, magkaroon kayo ng relasyon sa isang chart lang. Kasi mamememorize nyo yan eh. Kunwari, hindi kayo pupunta sa Forex Night Owls, yun lang yung advice ko. Isang chart lang. Huwag kang papunta-punta kung saan. No? Ang isang hari, dapat sa isang kastilyo lang siya. Hindi siya pwedeng dalawang kastilyo, tatlo minamanage siya. Hindi. Kailangan isa ka lang dyan. No? Yes. Mag-learn ka sa mistake mo. Ha? Tignan mo doon sa history kung saan ka natalo, bakit ka natalo. Tapos, tignan mo yung lagyan mo nito ng cross. Eto dito ako natalo. Bakit ako natalo dito? Tapos, sundan mo yung line sa history. Bakit ako natalo doon? Ah, ito pala, baka ito yung sinundan niyang price. Makikita mo naman may mga ka-level yan, no? O yan, may mga ka-level, no? Kung bakit dyan sila nag-i-stop? Dahil sa mga levels na yan. Yes, when you lost, you gain skills. Depende, no? Depende kung pag-aaralan mo. Hindi pwedeng pagsabihin mo na, when you lost, you gain skill. No? Eh, no, magpapalos na lang ako para dumami yung skills ko. No. Actually, hindi ganun. You kill yourself pagka ganun. Pag hindi ka hindi mo nalilearn. Paano ba ma-learn yung loss? Nagigain ka ng learning sa loss kapag pag-aaralan mo. Pero kapag hinahayaan mong natatalo at natatalo ka lang, tatagal yung process para matuto ka. No, ganun yung ginawa ko guys eh. Natalo ko, hindi ko tanggap. At titignan ko, bakit ako natalo? So susulat ko. So ako natalo, ganito yung level ng... Dinodrawing ko. Okay. Para pag malaman ko, okay. So, ganitong itsura ako natalo nun eh. Tapos, doon ko na napagtanto yung Maximilian pattern. There is a pattern to each currency pairs. Yun yung sinusundan nila. Kahit mayroon pang gera, kahit mayroon pang ganito-ganyan, nangyari, COVID, pattern pa rin yung susundan nila at wala kang magagawa kundi pattern. Sumunod ka sa galaw ng pattern.
No, pero hindi ibig sabihin na sumunod ka sa galaw. Ibig sabihin, hindi ka susunod kung ano yung gustong gawin sa iyo ng part. Ikaw yung masunod. Gumawa ka ng at tulad nito, gumawa ka ng box kung saan, okay, pag nandito na, yari ka sa akin. Hintayin kita. No, hindi mapumunta, okay, safe ka ngayon sa akin, GJ. Oh, ganun. Ikaw na ngayon nag-hunting. Eh, hindi ikaw yung hinahunting. No, ganun kasi yun eh. Alam mo ikaw nag-hunt, ikaw pala yung hinahunting. No, alam kasi ng parang alam actually hindi lang parang. Alam kasi ng chart, karamihan ng mga broker, alam nila kung saan ka puposisyon. No, kaya doon sila pumoposisyon sa mga ganun kasi doon ka gusto nilang mag-trade. Based doon sa nabasa mo sa libro, nabasa nakita mo sa YouTube, no. Okay? So, ganun lang guys. Ganun lang yung proseso. No? Okay, next question. So, answer, Eugene Velasquez, gaano ka legit ang Tickmill? Ito na lang, sir. Meron tayong Tickmill Traders Group Philippines. Pwede ka magtanong doon kung legit ba si Tickmill. So, for me, bukod sa fully regulated broker na si Tickmill, ako kasi ang isa sa importanteng tinitingnan ko sa isang broker, bukod sa spreads and everything, is yung ease of ano funding at saka pag-withdraw ng account. So kapag ka ang broker, madali ka na kapag deposit at withdrawal, do okay yon. Saka mo tingnan kung okay ba yung spreads, okay ba yung... Kasi mamaya, nagpunta ka sa okay na spread, zero nga, o hirap na hirap ka namang mag-withdraw, wala ring support, so yon. So, dapat yun yung nasa top of the list when you check. And for Tickmill, lahat naman yun, okay naman yung spread natin, okay yung deposit and withdrawal. Next question, dami nating question, sir. Anonymous attendee, kailan mag-add ng crypto like BTC ang Tickmill? Pwede ba sa crypto ang Forex Night Owl strategy? Yes. Tickmill, yes. Wala pa, sir, sa ngayon. Hopefully very soon. Sir, Coach Yam, isa question niya. Yung Bitcoin, actually, yung si Brad Raffi sa batch to ko, nag-trade siya ng Bitcoin. Actually, ito yung pinaka-the best dyan. Ginagamit niya yung night owl strategy sa Bitcoin at okay na okay. Swak na swak. Pero nga lang, hindi siya kasimbilis ng volatility ng nito. No? Hindi kasimbilis ng volatility nito ng Forex, ang Bitcoin. No? Doon, maghihintay ka. Pero gagawa ka ng box. O ito, dito ako mag-harvest, dito rin ako mag-harvest. Ganun ginagawa niya. O kahit saan. Kahit saan, guys. Pwede siya. Pwede siya kahit saan. Huwag lang sa stock market dati pwede siya. Ewan ko ngayon kung pwede pa ba. Okay, next. Next question. Anonymous attendee, may welcome bonus po sa... Ako sa Tickmill ng Gen 4, may profit na po. Kaso nga po, wala akong live account. Sir, expired na po ba yung welcome account ko ngayon? 60 days. So, Feb 4 hanggang March. Dapat within this month makapag-activate ka na ng account mo para ready for withdrawal na yung profit. Ah, ganun pala yun, no? Yes, sir. 60 days. Kaya pala yung mga estudyante, Coach, nawala yung ano ko, yung... Oo. Yung, pag pinabayaan mo, sayang. Lalo kung may profit naman. $30 nila, umabot na ng 120. Coach, nawala yung ano ko. Paano yun? Paano? Ewan ko. Ewan ko. Tanong mo kay Miss Christine. Sabi ko, may ginagawa ko. Nagluluto ako. Ang dami-dami yun. Hindi, Coach. Sabi niya, paano kami magpipisa? Hindi gumawa ulit kayo ng bago. Yung pala yung solution doon. Kaya pala nag-expired kasi wala pa silang mga deposit. Ah, yun pala. Oh guys, yung mga nasa night owls, ah. Magsipag-deposit na nga pala kayo. Yung pala yun. Kaya pala nawawala. Okay, so... Next, Coach Maynard. Coach, may lecture po ba mamaya? Actually, parang hindi tayo magle-lecture mamaya kasi holiday natin. Pag kunwari may ano tayo sa Tickmill, holiday. Holiday na. May webinar tayo. Kasi parang naubos yung energy ko dito eh. Sa ano. Wala tayong ano. Pahinga ng panga, sir. Nakubusan ako ng energy. Excitement. Sa sobrang excitement na parang nakakaubos din ng energy. Yes, tama. Next question, actually dalawa to from Loreto Padlan. Meron po bang GCash? So Tickmill, yes, for both deposit and withdrawal mag-work siya, GCash account.
Saan po recommended mag-trade sa Tickmill? Desktop, CP? It's actually, depende po sa inyo yan, sir. Whichever is, ano, convenient actually, for you. Ganito pero, yan. Advice ng isang teacher, no? Sa Forex Night Owls, hindi kami nag-trade sa CP, no? Yung ano, yung pag-trade sa CP, sa cellphone, napaka ano niyan, napaka, although hindi ko linalahat, no? Sino nga ba nagpauso niyan sa cellphone mag-ano? Kaya ang daming natatalo eh. Tatlong estudyante ko, dyan sila natalo, tigto 200,000 pesos. Kasi, tinuruan sila ng mga Bollinger Band sa cellphone. Ganito. Eh, hindi naman nakikita dyan yung mga, kasi maliit yung screen eh, kahit sabihin mo pang Note pa yan, Samsung Galaxy Note, hindi nila nakikita yung mga awareness, yung mga history levels dun sa ano, although hindi naman talaga nila alam. Kaya natalo silang ganon, dun lang sila nag, sabi ko nga sa mga estudyante ko, gawin yung priority yung pag-trade. Mag-invest kayo sa computers, kahit mumurahin lang, no? Para makita nyo, yung ini-invest nyo, gumaganda, no? Saka guys, ang tunay na forex trader, hindi sa cellphone, no? Parang sa akin, parang nakaka-insulto naman na sa cellphone ko mag-forex, mag-trade-trade ng ganyan, no? Eh paano kung mali yung pindot mo? Parang yung maging ganyan. So, hindi maganda. Hindi maganda. No, hindi maganda. Depende sa inyo guys, no. Depende sa inyo kung gusto sanay kayo diyan, pero sa Forex Night Owls hindi ko ina-advise. Hindi ko ina-advise mag-trade sa cellphone. Okay, next. Hi Mr. Levant. Go ahead, sir. So, ilang months ang weeks training bago lang talaga ako, no idea to start. Okay, actually napakaganda ng bago pa lang eh. Pero ang Forex Night Owls 4 to 5 weeks ka nang magiging, sabi natin pro, profitable trader. No? 4 to 5 weeks. Kasi pinapalagan ko dito yung estudyante talaga. Kapag talagang medyo talagang mahirap kang turuan at matigas yung ulo mo, abot ka ng 7 or sabi natin 2 buwan kasi hindi mo sinusunod. Pero kasi guys, meron kaming mga nasa barko, no? Yung mga seaman, mahina yung internet nila doon tapos mahal yung package. Pinapadalan ko na lang sila ng video. Pag umuwi sila sa Pilipinas, doon na lang ulit sila nagte-training. O, no, ganun. Kaya yung 10,000 na yun, forever na talaga yun. Forever ka na nandito. Kaso lang, siyempre, hindi naman porket forever ka na, eh, hindi ka matututo. Matututo ka nang patututo talaga. No? Ganun lang. Okay, Ryan Sadang. No? Ma'am, may reply po nito. Ay, may reply po nito. Hindi ako makapasok kanina, ngayon lang ako nakapasok nung kanina. Ma'am, may replay po ba? Nag-upload upload natin sa YouTube channel ng Tickmill. Yan, may YouTube channel ang Tickmill, guys. Joby Ayala, kung matanggap na $30 bonus tapos deposit, medyo malabo yung mata ko. So, mag-deposit din ng $100, di na ba mag-expire? Actually, wag, para sa akin, ha, sa Forex Night Owls ka, huwag ka na munang gumawa ng $30 kasi alam ko nasa Forex Night Owls ka eh. Si Joby Ayala nasa Forex Night Owls to eh, bago siya. No? Nasa batch 5 ko siya eh, or batch 6. No? Huwag ka na munang gumawa kasi marami pa tayong gagawin. Marami ka pang dapat matutunan. Hindi pa yon. Magde-demo muna tayo. Doon muna tayo sa demo. Hindi ka pa magte-trade sa demo. Yung mga structure, yung mga gagawin natin, mga lessons natin, gagawin natin sa demo. Pero kapag nasa fishing na, live, parang live, actually, yung demo, yung $30 bonus na yun, live na yun eh. No? So doon muna siya ma-execute na maganda. Hindi ka na ma-expire dan. Yung $100 mong yan, pwede mo pang magamit kung saan. So saka ka na mag-deposit ng $100, kung gusto mo, padamihin mo na, $500 na kagad. Kasi talagang sure ball ka na. No, naparami mo yung $30. Oh, sige. Coach, pwede na ba ako? Okay, sige. Oh, kasama ka na sa graduation, ganun, ganyan. Okay, so huwag kayong mag-alala, guys, na kailangan $30 ka agad. No, hindi ko kayo papayagang mag-live trade as long as na hindi pa kayo talaga marunong. No, hindi ako basta-bastang teacher, no.
Yan. Kahit tanungin mo sa mga kuya mong batch, sa mga kuya niyong batch, no? Pag talagang $2 nga lang dati noon, $2 pinapabalik ko yan sa lesson. Oy, sit in ka dito sa ganitong ano, sa bagong batch. Hindi ka sumusunod sa patakaran. Ganito ganyan. So, oh, natatawa, tumatawa-tawa lang sila, pero deep inside talaga, gusto talaga nilang matuto. No, ganun talaga ang gustong matuto, kailangan na seryoso. Seryoso, guys, kasi pera 'to eh. Hindi naman 'to palitan lang ng tinapay. Pera 'to, guys, no. Future 'to. Hindi lang pera, future din, no. Pwede mo siyang ipamana sa mga anak mo. Actually, ma'am, no. Sa Forex Night Owls na nagkaroon na ng parang network eh. Yung mga anak, yung may mga anak, may tatay nandito sa Forex Night Owls. Yung mga yung tatlong anak niya nandito na rin sa Forex Night Owls. Hindi man sila nag-college, no? Kasi wala naman talagang ano ngayon eh, klase. Dito na sila. Kumbaga, sabi niya kapag kumita na tong mga to, hindi ko na papag-aralin ng college to, dito na lang sila. Sabi ko, bahala kayo, sabi ko. No, isa silang ano, magtatay sila, bali apat sila, tatlong anak niya, puro lalaki. Tapos siya, seaman, kauwi niya lang, hindi na siya bumalik sa barko. No, kasi nasa edad na rin naman siya, over age na rin siya. So dito na lang sila sa Forex Night Owls. Yung tatay, kumikita na rin siya. No? Nakakapasa na siya dun sa fishing, nandun na siya sa dollar hunting. Ayan, yan. So sabi ko, hindi mo tinuturuan yung mga anak mo. Hindi, bahala sila dyan. No? Pag tigi-isa daw silang kwarto, tigi-isa daw silang computer dun. Sabi ko, nakakatuwa naman. Yan, sa akin, mga kapatid ko. Yes, yan, dyan siya. No? So nakakatuwa, buong pamilya. Meron naman yung anak niya. No? Ito naman kasi, dating artista. No? Dating artista siya. Actually, ewan ko ngayon kung may project pa siya dahil may pandemic. Nasa Forex Night Owls, artista siya, babae. Yung tatay niya naman yung in-enroll niya dito. Kaya nakakatuwa eh. Nakakatuwa sa Forex trading. Meron kayong makikilala dyan, mga doktor, tapos mga nurses. No? Mag-asawang doktor, tapos puro mga nurse, yung mga kasama niya dun sa isang hospital, nandito na rin sa Forex Night Owls. No? Pero secret lang natin. No? Secret, may ano sila, para low profile lang. Pero sinasabi ko. No? Okay, so any questions again? Questions. Ito pala si Jairo. Sa BDO siya, guys. No? Yan si Jairo, accountant sa BDO. Ano mo? Position mo dun sa BDO, Jairo? Nasa BDO yan siya, si Jairo, ma'am. Si Jairo Romero. Taga BDO yan eh. Kapag ka ako... BDO? Yes. Banker yan. Accountant siya sa BDO. No? Sa batch 6 siya. Sa batch 6. Pagplano daw yung milk tea. Hindi, dala lang ni, ano to, ni Josh. Dala lang. Ito po, pasend po ng link ng YouTube channel. Ilagay ko po sa chat. Kunin ko lang. Okay. Sa mga bago na gustong mag, ano, sa Forex Night Owls, welcome kayo kasi may batch 7 na tayo. No? Tapos na yung, ano namin sa batch 6, meron na ulit tayo batch 7. No? Puno na yung seat sa batch 6. Ang dali. Ang minimum ko ngayon sa batch 6 is 50. So napuno na, so batch 7 na ulit. Para tuloy-tuloy yung ano. May batch 7 na ulit tayo. Capacity niya is 75 seats. No? Ayan, guys. So padami na sa Forex Night Owls. Ganun din, syempre. Sa tikmil pa rin talaga. Ang ano namin. Magtitikmil pa rin talaga. Ayan. May mga questions ako ba? Questions. Ito po yung ano, sinend ko yung YouTube link sa chat. Okay, questions. Sige na, mag-questions kayo, guys, no? Please, questions. Kung ano yung mga naisip nyo, questions about Forex ba yan or about sa bago mag-Forex, mga ganun, mga future, ano ba yung mga future yung mangyayari sa Forex kapag nag-Forex kayo? Ano ba yung meron sa akin na mag-evolve sa... Kunwari, trader na ako. Ano ba yung magkakaroon ako pag pumasok ako sa Forex Night Owl?
trade, dati na akong trader, kumikita na ako. Tapos, pag pumasok ba ako sa Forex Night Owls, mag-iiba ba? No? Pag mga ganun tanong, no? Kung mga ganun yung tanong nyo sa isip nyo, guys, huwag na kayong pumasok sa Forex Night Owls. Kumikita na rin naman talaga kayo eh. No? Pero kung gusto nyo lang makuha yung strategy, di, yun din naman, 10K din naman yung babayaran nyo. No? So, wala rin pinagkaiba. Boss, pwedeng pengi ng list ng apps para ma-set up sa PC para maging familiar ako. Boss, pwedeng pengi apps. Anong apps? Jaime Cervantes. Nasa Forex Night Owls ka ba, Jaime Cervantes? Anong time settings best magbasa ng chart? Hindi. No, Agrippina, anong time settings best magbasa app list? Ang app list lang namin is Zoom, Telegram, tapos Zoom, Telegram, tapos yun, Facebook. Yun lang, tapos MT4. MetaTrader, yes. MetaTrader 4. Platform ng Tikmil, no? So yan lang yung meron tayo. Okay, sa mga taga Bulacan diyan, no? Mga taga Bulacan na wala pa sa Forex Night Owls, magkakaroon ng Forex Night Owls Philippines School sa Marilao, Bulacan. So, yun. Magkakaroon tayo diyan ng physical for 20 to 30 person, no? Huwag ka pumunta dito. 20 to 30 person siya, no, na makakapag-cater tayo ng 20 to 40 person, no. Ako din makikita niyo doon, guys. Tapos habang nasa may online saka meron tayong live session, nakikita niyo ako nagtuturo sa screen. Tapos nakikita rin ako nung nasa live, pero iba rin yung syempre iba rin yung specialty ng nasa live. No, pwede silang magtanong ng mga secrets, mga ganun. So parang alam niyo yun, mas maganda yung nagtuturo sa live talaga, no? Kasi pwede mong makurot, yung cute mo talaga, mga ganun, something. Sige na coach, turo mo na yung ganito, ang cute mo kasi, o, di ba? O, sige, ganito, ganyan. Mga ganun, no? Kaya madaling magturo talaga sa live. Coach, anong advantage sa pagiging Forex trader? Ano po future sa ganitong craft? Okay, so Maynard Solis, no? Ang advantage niya, guys, lahat naman tayo, alam natin kapag kumita ka, financially freedom. Actually, para sa akin, walang advantage. No? Kapag hindi ka natuto, walang advantage. Puro disadvantage. Puputi yung buhok mo, magkakaiwalay kayo ng asawa mo, no? Mag-iiba yung mundo mo, miserable yung buhay mo. Pag natalo ka, pag malaki yung talo mo, ganun. No? Marami kang utang, no? Tapos, kapag hindi ka natuto talaga, hindi mo nalaman yung proper education pagdating sa Forex. Ngayon, pero kapag alam mo yung ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo, lahat ng bagay, lahat ng maganda papunta sa'yo. No? Magkakaroon ka ng financial freedom. No? Pero siyempre, kahit may financial freedom ka, meron kami tinatawag na Canadian. No? Kasi ako, ganun ako eh, Canadian din ako eh. Maghugas ka na dyan, maglaba ka na dyan, no, ganun pa rin yung buhay. No? Buhay may asawa, hindi ka mayaman na parang pupunta ka sa mga party, may dala kang Lamborghini, hindi ganun ang Forex trader. No? Hindi ganun ang buhay ng Forex trader na kung saan talagang akala mo yun sa YouTube na napapanood natin, may mga Lamborghini, may mga ganito-ganyan. No? Yung mga napaka... Anong lifestyle? Yun, parang rich lifestyle, no? Tinuturo ko yan sa, maliban sa Forex trading, tinuturo ko yan sa mga estudyante ko na huwag kayong maging greedy. No? Huwag na huwag kayong maging greedy porkit kumikita kayo. Dapat meron kayong set of rules. Kunwari, kumita ka na ng ganito, alis ka na sa chart. No? Magkaroon kayo ng satisfaction. No? Kapag walang satisfaction ng isang tao, walang mangyayari sa inyo kundi matatalo at matatalo kayo sa uli. No? Ang Forex guys, isang career na kung saan may future kang maganda. Pero hindi siya katulad nung nakikita nyo na, well, yayaman ka. Pero kapag natuto ka dito sa attitude ng Forex Night Owls, mapapansin mo yung pinagkakaiba. Nakikita nyo yung si Bill Gates, nakikita nyo
Mark Zuckerberg, yung may-ari na, nakikita yung mga damit nila, hindi naman may mga bling-bling, may mga alahas, may mga, no? Kasi alam nila yung attitude, yung disiplina. Ganun din dito sa Forex Night Owls, no? Actually, kung makikita rin yun nyo ako, kahit di naman ako mayaman, nakikita nyo ako sa labas, naka-chinelas, naka-ganun. Pero, pagdating sa mga kailangan gastusin sa bahay, no? Babe, maglalasada yung asawa ko, may panglasada ka. Yun yung financial freedom, yung masaya yung asawa mo. Tandaan nyo guys, wala nang isasaya sa mundo kung ang tao may Diyos, masaya yung asawa mo, masaya yung biyanan mo, masaya yung kapitbahay mo. Peace of mind yun. Tapos may forex trading kang alam pagkuha na ng pera. Ganun yung buhay. Hindi lang pwedeng forex lang tinuturo o ganito ganyan. So, maaalala nyo yung isang bagay, no? Maaalala nyo yung isang bagay na kung saan, ano nga ba dapat ang forex trader? Ang forex trader, isang buong tao. No? Ang pagiging forex trader, isang buong tao yan. Isang package yan. No? Hindi lang basta sa chart. Kailangan kapag nagturo kang ng financial freedom, magtuturo ka ng kumpleto, buo sa tao. No? Kasi kung yumaman yan at naging criminal yan, ganito ganyan, dahil nagagawa niya yung gusto niya, dahil mapera siya, useless ka din na teacher. No? Ganun yung tinuturo ko sa mga estudyante ko. Mag-aral kayo ng maging mahinahon, wag greedy, mga ito ganyan. No? Kasi ang pera sa forex, nandyan lang yan. Hindi nyo naman maubos ang pera sa forex. No? Ang ibig ko sabihin, kailangan maging kayong consistent, meron kayong satisfaction, mga ganun. Okay, so coach, yung per batch nyo month, coach advantage yun. Okay? So, next, coach Yam, yung per batch po ba by month? Halimbawa po, batch 5 ngayong Feb, tama po ba batch 6 March? Hindi. Kasi every month, meron ako dalawa or tatlong batches na tinuturuan. No? Hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng isa lang. Hanggang tatlo siya. No? Hanggang tatlo yung kaya kong i-assess. No? Kasi, tandaan nyo, ang hinahabol ko ito eh. Hindi naman yung pera, actually. Ginagamit yung pera para sa necessity. Tapos dun sa project. Ngayon, ang gusto ko lang, dumating yung panahon na ma-realize nyo rin na kung saan, nagmamadali din ako kasi maraming nalulokong mga Pilipino. No? Meron mga maluloko eh. Siyempre, kung sakaling hindi ako makikilala nung bago pa lang, alam nyo, maliliit, parang sa tingin ko parang meron akong something responsibility. Nagkaroon ako ng knowledge na gano'n. May responsibility ako na kung saan kailangan kumbilisan. Kasi may mga maraming nalulokong mga Pilipino. No? Kaya parang, eto rin naman, nandito na rin naman, nagtuturo. Ba't di ko pabilisan? Tapos, at least, hindi man, alam nyo, yung masalumo yung mai-scam na tao. At least, hindi na sila mai-scam. No? Mga ganun, kumalat na, yung may word of mouth na, kumalat na, chismis na, uy, ito yung forex night owls, ganito, ganyan. No? Tapat ito magturo, ganito, ganyan. So, imbis na makukuha pa ng mga scammer, nandito na. Sama-sama na tayo dito. No? Ayun lang. Diba? Ang ganda. Okay, so, wala pong parallel sa mga susunod na batch. Thank you po. Well, actually, wala. Lahat ng mga lesson nyo dito, may mga ano, hindi kayo magkakaparehas. No? Hindi kayo magkakaparehas. Batch 1, 2, 3, 4, 5, pare-parehas kayo ng mga ano. Hindi. Meron siyang sequence para hindi kayo magkopyahan, mga gito, ganyan. Tapos lalo na yung mga spy, mga nag-i-spy, no? Para mawala yun sa amin. May mga nag-i-spy din kasi. Gagayain yung ano, no? May mga gagay sa mga strategy, tapos gagawin sa kanila. No, hindi sila nagtatagumpay eh. Kasi kailangan, pag-spy ka, tapusin yung buong course para malaman mo yung, ang tagal nun. Kung ikaw mag-spy at wala ka namang pakialam, inutusan ka lang para mag-spy, hindi ka naman makikinig eh. Nang ganun katagal. No? Para lang ang Forex Night Owls, para lang sa mga desidido matuto ng Forex at yung mahal yung gagawin nila. Ganun lang. Okay, involved din pala emotion while trading. Yes. Actually, Maynard, sa Forex Night Owls, binabasag namin yan. Yung emotion, yung attachment sa chart. Kaya nga sabi ko, pag magte-trade na kami, pupunta kami sa YouTube, sa cellphone namin, tapos kiklik ko yung karaoke. Kunwari,
Kakanta ako ng My Way. Lalagay ko dyan. Aba, naghihintay ako, kumakanta ako. No? Hindi ka maiinip na pipindot ka. Yung unaware. No? Makontrol mo yung index finger mo, yung hintuturo mo na pumindot ng buy or sell, ng buy or sell. No? Nababasag namin yan dito, yung fear of missing out, yung FOMO. Binabasag namin yan dito. Bakit nababasag ang FOMO? No? Paano namin nababasag yung FOMO? Kasi yung accuracy, yung win rate, yung sure ball. No? Dun kasi, kaya ka nagkakaroon ng FOMO kasi hindi mo alam yung gagawin mo. Eh kung sa 3 weeks mong ginagawa, araw-araw mong ginagawa, araw-araw mong ginagawa yung plotting ng... At wala nito, yung mga guhit-guhit na to, araw-araw mong ina-assignment yan, no? Mawawala yung FOMO. Alam mo yung ginagawa mo. Tapos, manhid, ay, nagkakalyo ka na sa kakagawa mo nung ganun, no? Di wala nung FOMO. Tatawanan na lang kami minsan, no? Parang normal na lang sa amin yung, oy, 50 pips, ganyan, 25 pips, 15 pips win rate, no? Normal na lang sa amin. Ang hindi normal sa amin, guys, yung matatalo ka ng $5, iiyak-iyak ka sa tabi, ganyan-ganyan. No, hindi uso sa amin yun, guys. Ang uso namin, masaya. Uso sa amin yun, yung masaya kami na kakanta pa kami ng pips pay my bills, pips pay my bills, no? Ganun lang. Galing yan, yes. Sir. Yes. Pips pay my bills, pips pay my... Yung mga, sabi ko nga, kaya nga, ang ganda dito sa community ng Forex Night Owls, eh, sa Parliament. Kapag, oh guys, 50 pips, 50 pips na naman to. O yun, puntahan na sa chart yan. Walang usap-usap. Kasi kapag nag-uusap, doon kami nadadali sa takakatawa namin. Iba-iba yung napipindot eh. Kaya oh guys, huwag muna tayo mag-usap-usap. No? Huwag, yung 30 minutes, i-ano muna tayo, magmulay-mulay muna tayo. Pagkatapos ng, halos kasi pare-parehas din kami ng strategy. Pare-parehas din kami ng box, may sa taas, may sa baba. O magkano ka. Ay, pare-pares din naman tayo. Eh. Depende sa lot size. Kaya nga, tawa-tawa kami, pips, pay my bills, pips, pay my bills. Gumaganyan kami kasi nga, nakakakuha ng pera, nakakatuwa. No? Nandun yung sure ball. Walang maririnig ka na, sayang, parang, nag-ano siya ng ano, malungkot siya kasi lahat kami GJ eh. Ikaw mag-Euro-USD ka, yung saya namin, hindi mapupunta sa'yo. O, kaya kami lahat GJ. Kaya yung pride namin talaga, GJ, kasi isa sa pinakamahirap eh. No? O, tapos, isa sa talagang magandang magandang currency. Sa iba, parang delinquenting currency ano yung GJ, tinitrade nyo. Hindi. Sa amin, ito nga yung pinaka-the best eh. No? Kaya may pride. No? Kaya yun yung pinakamaganda. Tapos kakanta, pips, pay my bills. Pips, pay my bills. Ganun-ganun pa oh. No? So, ang ganda. No, nakikita mo yung unity, yung profit, ano yung accuracy, yung win rate, no? Nakikita mo sa mga smile ng mga emoticons ng mga estudyante na talagang wow, natututo talaga sila. Kumikita talaga sila. No, hindi ito yung katulad sa iba na pag pumunta ka doon sa ibang group, kumita ba kayo? No, wala nang magsasalita. No. Sa umpisa lang may hype, may mga ganito na, gumaganito kami, 100 pips a day, ganito. E samantalang tanungin mo, asan yung 100 pips na yan? Hindi naman niya mapapakita. Diba? So, yun yung nakakalungkot sa mga ganon na nandun sila sa group na kung saan hype na hype sila para dun sa leader nila. Yung leader nila, nagpapakasasa, samantalang sila, ang sakit-sakit na. Drawdown pa daw sila ng $200. E yung $200 na yun, diba? Losses na yun eh. No? 10,000 pesos na yun. Ay, tama ba? 10,000 pesos. Pag marunong ka na, actually, yes. Kasi may challenge. Pag nakapasa ka na per challenge, siyempre yung tiwala mo, nandun na. May tinatawag kami, Hercules Challenge, Titan Challenge. Pag nakalampas ka na doon, sige na. Malaya ka nang lumipad hanggat gusto mo. No? Hindi na ako mag-aano sa iyo kasi ka-level na kita. No, ibig sabihin, ang Forex Night Owl is sabo advocacy niya na gumawa ng mga ka-level ko. No? Gumawa ako ng mga ka-level ko na kung saan sabay-sabay kami nagte-trade. Ang saya noon, guys, yung hindi ka mag-isang tatawa kapag ano. Kapag panalo ka mag-isa, yung yes, yung ganun, sasabihin na sa na paano ka? Wala. Sabihin mo, sige, mag-shopping ka na o mag-order ka ng McDo. Wala kang mapagsabihan eh. Kasi ikaw lang mag-isa nakakaalam. Tapos matutulog kayo ng asawa mo. Ako, natutulog ako. No?
ikwentuhan ko yung asawa ko. Alam mo, nanalo ko ng ganito. Ay, talaga? O sige, bibili ako ng ganito sa Lazada. Ganun lang yung sasabihin niya. So, parang lungkot ng buhay. Yung alam mo, wala kang masabihan ng, uy, nanalo ka ba? Parang, nanalo ka rin ba? Magkano yung pinanalo mo? Yung papalitan kayo ng information about dun sa masayang bagay na nangyari sa'yo, eh, pupunta ako dun sa ibang group. Wala ka rin mapagsabihan kasi iba yung isip mo sa isip nila. Eto, Forex Night Owls, sa loob ng community, isa-isa kami ng diwa. No? Pag panalo ko, panalo rin sila. Kahit di ako mag-trade, panalo pa rin sila. Kasi yun din at yun yung sistema. No? Magsasawa ka ba sa sistemang okay? No? Hindi naman. No? Nung nakapasok ako sa FNOP, makikita mo na nakakagulat pa may tatlo kesa panalo. Eh. Ay, may talo kesa panalo. Yes. Actually, may kasabihan tayo dyan na ano eh. Nahihiya yung talo sa atin eh. Yung loss sa atin yung nahihiya. No? Yung narinig ko yung kay Eds. Yung pinakita ko sa inyo guys kanina na may pula, na drawdown, yung consecutive niya nasa 40 wins. Siya yung nagsasabi, Coach, ang galing. Sabi niya, parang nahihiya yung loss sa akin ah. Magpakita. Kasi parang dinamit niya na. Yung strategy, parang nasa damit niya na. Parang isang strategy, parang idinamit niya na, sinuot niya na, na ganun na yung lagi niyang ginagawa. Kasi sa training, ganun at ganun pa rin talaga yung ginagawa mo. Sa live, ganun at ganun. No? Eh kapag ganun lagi, win ka, lakihan mo yung size, ganun pa rin naman. No? Ganun pa rin yung structure, ganito pa rin, ganyan. Ayan, si Jess, yan. From zero talaga yan. Ito si Jess, actually si Oliver, no? Yan, yung mga, ito kasi mga estudyante ko to, nasa batch 4 to, mga magagaling na rin to. From zero din to, dating call center agent. Call center agent siya. Pero ngayon, talagang nag-resign na siya sa pagko-call center niya. Yan, si Jess Chagan, no? Ang pangalan niya talaga Oliver, pero sa asawa niya yan, alam ko eh. Jess Chagan, yan. Okay, so guys, ma'am, questions? So marami pa tayong questions, sir. So ito, Maynard. Coach, ano pong advantage sa pagiging forex trader? Ano po future sa ganitong craft? Yun na, sagot ko na siya. Ay, Coach, yan. Ako na to. Yes, ma'am, nasagot ko na rin yan. Nasagot ko na rin po. Itong involved din pala emotion. Yes, nasagot ko na rin. Thank you rin, Maynard. Anonymous, how to enroll? Message mo lang si Forex Night Owls. Yes, Forex Night. Kaya si Coach Siam. Tapos, next, Ronaldo Ortiz. Everyday po ba yung class? What time po ang class? Yung class natin is every night. No? Sa batch 7 natin, na kung sakaling kung loloobin ng Panginoon, makapag-enroll ka, no? Meron na tayong pang daytime tsaka pang night kasi meron na tayo kasing mga taga overseas talaga na yung gabi natin araw sa kanila, yung araw sa kanila gabi sa atin. So meron ng dalawang section 'yan, pang gabi tsaka pang araw, no? So pero yung pang gabi 10 to 12 midnight, tapos yung pang araw gagawin namin pag anong pa namin sa survey, based on survey kasi hindi namin alam kung ano yung gusto nilang oras. Para sabay-sabay na lang dun sa oras, magpapapili boto ng ganung oras. Kasi merong Australia, Canada, merong mga taga-African countries, no? USA, mga ganyan, Europe, no? Iba na rin talaga, ma'am. Actually, ako rin nagulat din eh, no? Sabi ko, taga saan yan? Hindi, taga-Europe daw to eh. O sige, anong oras natin nilalagay yan? So nagkakaroon kami ng isipin na parang gusto namin may daytime tsaka nighttime. No, ayan. So para maging flexible lahat. Iniisip ko nito, anong oras ako matutulog? Para covered lahat, sir. Pag European, medyo mapupuyat ka lang ng kaunti. Sabi ko, anong oras ako matutulog? Oh, pero okay lang, sige na. Kaya ganun ko eh. Kasi ang target ko kasi na mabuo yung school. Sa mga June, July, August, mga ganyang date, magbuo yung school kasi actually kulang pa kami sa finances. Medyo meron naman, pero syempre, nag-usap-usap kami ng mga kumita na, mga batch 1, kumita na rin sila. Sabi niya, pag uwi ko dyan, mag-honor na ako, mag-shareholders din ako. Magkano bang per share, sabi niya ganyan. So nakakatawa,
Okay, gusto mo kini? Eh, diyan ba yung kini? Oo, pinyang ganun. Ako na bahala, sabi niya. So, mga computer. So, dati ang iniisip ko lang ilagay, 15 lang. Ngayon, umabot na siya ng 30 to 40 kasi may mga shareholders na estudyante din ng Forex Night Owls. No, so, nakakatawa. No, baka pagkatapos nitong Marilao, Bulacan, na school, meron na tayo sa Davao, tsaka sa Cebu. No? Physical school yan. So, napakaganda. Actually, ano po yung lecture? Tagalog, English? Guys, ang Forex Night Owls Philippines para sa mga Pilipino talaga. Hindi pa kami nagki-cater ng mga foreigner, no? Kasi ang gusto ko sana para talaga to sa Pilipino, para ma-realize ng mga foreigner na yung kasi alam niyo yung damdamin ng isang naghihimutok na, naghihimagsik na Pinoy. Nung ako noon, guys, nung last 3 years, napunta ako dun sa mga magagaling na forex trader na mga Englishman, mga ganun, mga foreigner, no? Tapos wala, you are Filipino, ganyan-ganyan. Parang dinadown nila yung Pilipino eh. Alam niyo, parang ang yabang nito, porkit mga ganito. Sabi ko, darating yung panahon makikilala yung Pilipinas na magpapatubo ng mga magagaling na forex trader sa buong mundo. So, awa at tulong sana, kung loloobin ng Panginoon, ito na yun, Forex Night Owls. Actually, isang ano lang yun, isang damdamin lang na, alam niyo yun, isang damdamin lang na actually hindi naghihimagsik. Isang damdamin na may pangarap yon na isang araw magkakaroon ng Pilipinong mga magagaling sa forex trader at kikilalanin yon, no? So yun yung gustong-gusto kong mangyari, eh no? Malay natin kung lulubi ng Panginoon, no? Ang Forex Night Owls Philippines. So yun ang pinakagusto kong mangyari sa Pilipino lang muna talaga, no? I don't know. Hoping po sa Cebu magkaroon. Hoping sa Cebu, yes, Cebu magkakaroon. No? So marami na tayong mga estudyante taga Cebu na mga magagaling na rin. So syempre, maging officer yun doon. Ayan, ganyan. So ganun lang. Okay, so next question. Please, questions para lahat. Kung gusto nyo talagang gusto nyo pumasok sa Forex Night Owls, meron tayong 1 week, 1 week free na hanggang 1 week. Tapos kapag ayaw mo, pwede kang huwag muna magbayad. No? Sa batch 7, pwede kang hindi magbayad. Pero actually 100% magbabayad, magtutuloy ka. No? Kasi talagang sinisikap talaga namin matuto yung mga forex, gusto mag-forex talaga. No? Sinisikap talaga namin yan. Lalo na ako sinisikap ko yan. Eh. Okay guys? Matry nga, coach. Yes, pwede mo actually yung batch 6, batch 5 and batch 6 advance. No, na-try na rin nila. Ngayon nag-cleaning na rin ako. Oh, sino yung mga mag-quit? Mag-quit na kasi next week iba na yung lesson, higher lesson na kami next week. No, sige, ayan, nagsipagbayad na. Alam niyo yung Ma'am Chris, alam niyo yung para oy, magbayad na daw, magbayad, sipagbayad na sila. Ayun na. No? So, gusto talaga nila. Walang nakapasok sa batch 6 na hindi nag-quit. No, batch 6 and batch 5. Actually, kung susumuin, batch 6 and batch 5, umabot sila ng 130 student. Wow, ang galing, no? Sir, ah. Ito sila, tignan nyo, ma'am. Ang galing, sir. Yes, hinati ko na nga sila. Ang dami nila ito, batch 6. Ito, meron tayong 105 dito. No, tapos meron pa dito 8, pero meron pa dun sa isang branch ng mga marami. So, ayan, sobrang dami na namin. Kaya nakakatuwa. More power sa Forex Night Owls. Yes, yes. Diyos pa rin talaga yung kapurihan karangalan, no? Lahat ng pagtatugo mo ay talaga sa Diyos talaga lahat, no? Actually, wala. Hindi ko rin talaga inaano yung mga pasalamat sa akin. Sa Diyos talaga lahat. No, sa Diyos talaga lahat. Sa Kanya lahat talaga. Ang ituturo ko ba ay simula sa basic? Wala po bang idea kahit konti? Meron akong ibibigay sa yung video. Takutan, panonorin mo lang. Ano nga ba yung forex? Paano nga ba yung forex? Tapos na yun. No? Tapos na yun. Tapos ako na magtuturo sa inyo. Ano ba yung basic?
yung basic natin, yun yung pinaka-advanced doon sa mga nasa labas ng Night Owls. Yun yung nakakatuwa. Ang imememorize ninyo, guys, yun yung mga advanced na ginagawa ng mga pro leader. Yun yung basic, yun yung exercise nyo. Hindi ba kalabisan yung coach? Actually, hindi. No? Yung mga ganitong mga actually, walang nakaka- hindi lang nakakaalam nito eh. Kayo, alam nyo, actually, exercise nyo lang yan. Assignment nyo. Tignan nyo, guys. Yung mga assignment nyo. Dito. Okay. Guys, tignan nyo, guys. Yung mga assignment nila ganito, no? Una, pupasok sila sa Forex Night Owls. Nagtatanong, Coach, baka pwedeng bumili na lang ako ng ng signal. Ngayon, sila na ngayon gumagawa ng signal. Ayan, no? TP1, TP2, TP3, TP1, TP2, TP3. No? Ito yung batch 4 ko. No? Nung nakaraan lang sila nag-umpisa last 3 weeks, no? Ayan, alam na nila kung saan sila magtitipi, alam na nila kung saan sila mag... Alam nyo yun, no? Mga assignment nila yan, ginagawa nila yan. Ayun, no? Ayun, ang dami. Sa isang estudyante, dapat meron kang 10 chart, no? Ang assignment mo, 10 chart, no? Yun yung mga exercises nyo. Katulad nito, guys. No? Ayun, ang dami, oh. So, ewan ko lang kung mapomo ka pa dyan. Pagdating ng trading time natin sa fishing, ewan ko lang kung mapomo ka pa. Araw-araw mo nang ginagawa yung ginagawa. Actually, yes. Hello, Ma'am Christine, Coach Yam. I am complete newbie po. But observe ko lang, ano po ang difference ng coaching program ninyo na manual trade compared doon sa group nag-offer ng bot using Pickmill din? Ano po ba ang pros and cons? Ma'am, baka pwedeng mauna ka, ma'am. Sa tanong ni Jeremy Dwight. Hello. Sasagutin ko, sir. Yung difference ng manual, difference ng coaching program ninyo sa manual trade compared doon sa nag-offer ng bot using Pickmill. Actually, sir, ang bot kasi is automated trading siya. Wala kang gagawin kung hindi i-monitor lang yung account mo. Yung coaching program naman ng Forex Night Owls o kahit ng sinong mga nagtuturo ng Forex, maganda din siya dahil maiintindihan mo yung market. And di ba kasi hindi naman tayo pwedeng basta pumasok na lang nang walang alam. Diba, kahit nga yung simpleng negosyo, kailangan din pinag-aaralan natin. So ako, personally ako ha, natuturo na rin kasi ako over the years. Although I use bot, at the same time may manual trading ako, naiintindihan ko pa rin kung ano yung nangyari sa Forex. So halimbawa, magkakaroon ng malaking let's say pagbagsak or pagtaas yung market, kapag wala kang alam, hindi mo alam paano susolusyonan yun. Pero kung naiintindihan mo how the market moves, pwede kang mag-position kahit nakabot ka. Personally, nag-hedge ako kapag may mga ganong movements para malesen yung losses and also makaantay yung account na bumalik lang siya. Yun yung importance ng coaching kasi may intindihan mo pa din how it works. Hindi yung basta nag-invest ka lang, tas hayaan mo na. Tapos wala na. Tapos nagkaroon ng mga major movements yung market, sobrang nag-uptrend or nag-downtrend, wala na. Wala na mangyayari. Hindi mo na alam, hindi mo na naintindihan. So maganda na alam po natin yung pinapasok natin. Hindi lang basta umasa tayo sa mga, let's say, sa robot. Ganon. Next, ano pong name ng robot ni Tikmil? Wala pong robot si Tikmil. Ako personally, yun, personal sir, I have a bot. I also have clients na merong bot na ino-offer nila din sa mga clients. Pero sa Tikmil itself, wala po siyang sarili. Okay, pero sureball naman yung kay Ma'am Chris. Kasi si Ma'am Chris na mismo. Ako ang sinasabi ko sir, walang sureball. Lahat pa din, di ba? Hindi ko pwedeng sabihin na, sige, bigay mo ngayon, X month, antayin mo, ganito na. Eh, paano kung biglang magkaroon ng flash crash? Paano kung bumagsak, di ba? Hindi natin kontrolado. Yes, so, sir. Dapat dun tayo sa setting of, yung right setting of expectations. Kasi syempre, yung mga taong nag-i-invest naman,
di ba, own money natin to, pinaghirapan natin, ayaw naman natin na basta mawala lang yun, di ba? Yes. So doon lang tayo, sir, para ayokong walang guaranteed sa mundong ito. Okay. Pero sa amin, meron. Yan ang maganda. Okay, guys, no? Yan ang maganda, sir. Actually, guys, sa amin, nabasag ko yung salitang trade at your own risk sa loob ng Forex Night Owls, no? Sa amin kasi hindi ako nagsasalitan trade at your own risk. Kaya nga kailangan ma-master mo lahat, no? Bago kita pakawalan. Para pag doon, alam mo yung gagawin mo. Sa bakbakan, sa gera, alam mo yung dadalhin mo, granada, kung magdadala ka bang granada, ng kutsilyo, ng baril, anong klaseng baril, ano bang ganito, yung position mo. Hindi pwedeng sundalo ka, anong klaseng sundalo? May military, may marines, may gan. So, hindi mayroon kang specification or ano bang klase ka, no? Saan ka ba puposisyon, no? Kapag nakita ko sa inyong perfect na, actually ako hindi naman sa perfectism. Pag nakikita ko kasi, makikita mo kasi dun sa tao tsaka dun sa ginagawa, kung palagang alam niya yung ginagawa niya, no? Gugulatin ko kasi, "Hoy, anong ginagawa mo?" "Ito, coach." Yung parang meron siyang something na, "Ito, coach. Ito yung ginagawa ko." Okay, alam mo doon. Pero kapag ginulat, "Hoy, anong ginagawa?" "Ah, coach. Nandiyan ka pala." Parang nagra-rattle siya. Alam niyo yung gano'n na sa ano naman, sa trading, kapag nakita mo yung losses niya lumalaki, ibig sabihin may problema. May hindi siya alam. May nakalimutan siya or hindi pa siya nalalaman. So, balik. Balik. So, hindi ko sinasabing trade at your own risk. Kasi ang totoong magre-risk niyan, ako. Yung tagturo. No? Ang risk kasi, yung magtuturo. Risk ko yan. Ibig sabihin, responsibilidad ko na yung mga batang, mga estudyante, matuto talaga. Pag pumunta sila dun sa tunay na laban, hindi lang sila mamamatay, kundi makakamtan nila yung victory. No? Victory yung kailangan ng isang forex trader. Hindi kailangan ng, kasi ganito si market, kasi walang excuse. No? Wala kang excuse na maririnig, kasi alam mo yung ginagawa mo. No? Pre-practice mo yan, araw-araw mong ginagawa, no? Ano pang rason bakit kailangan mong patalo? Alam mo kung saan ka mananalo eh, no? Tandaan niyo yung motto ng Forex Night Owls. Kung alam mo kung saan ka matatalo, doon pa lang panalo ka na, no? Pag binaliktad mo naman, alam mo naman kung saan ka matatalo, doon ka magti-trade, no? Pambihira ka naman pag ganun ka. Okay? Okay, guys. Next question. Ma'am, si Willie. About next, sa Willie Del Rosario, paano po yung nag-invalid na account sa free $30 welcome account? Ay po kasi gumana, invalid account daw po kahit galing sa Tikmail ang username at password. So dyan po, actually common yan na nangyayari. Maraming nalilito, meron kasing Tikmail 02-live na server. Meron ding Tikmail-live 02. So pagka welcome account, always, ito po ang server, Tikmail 02-live. So sinend ko sa chat. Ganun pa yun, dash live, yes, hindi sir to live. Oo, meron sir eh, meron kasi nalilito sila. Pero most of the time, yan lang ang problema. Paano yun? Yung dash, minsan wala yung dash. Hindi, ang yung isang malini is, tawag ganito, Tikmail dash live, nasa dulo yung 02. Ah, okay, so, okay. So, kung welcome account, eto tayo, yung 02 dash live. Yeah. Sige nga. Ngayon ko lang na ano yun eh. Live 02. Oo nga. Pero paano ma'am, tignan niyo po. Live-live. Tikmail 02. So, pagka ganun mawala dito, isi-search mo pa siya. Pagka, oo. Ang gagawin niya lang, doon sa email ni Tikmail, di ba, meron doon Tikmail 02-live or yung parang link, yung well, zero, blah. Pwede niyong i-copy na yun mismo sa server, mahanap niya. Pero kung hindi man, dun sa may, ano nyo, sa navigator, open account, tas scan nyo lang, take me, lalabas na yun sa mga options. Ah, okay. You're welcome, so alam, sir. Sige. Alam ko na, ituturo ko sa inyo, no? Kung anong, paano sir. Yun. Kaya pala hindi yung iba, hindi sila makalagin. Hindi sila yes. Maka... Nalilito kasi dahil dun sa ano sa server.
si ano, ito si Will Del Rosario, ma'am. Mm-mm. Ang kwento, as in talagang ano yan, si Ronaldo sa Forex. Nasa ano yan eh, nasa batch 2, ay batch 3, si Will Del Rosario. Nagtatrabaho siya sa gabi, sa umaga may trabaho siya. Parang double time siya. Ngayon, yung ano niya, yung process. Pero talagang sobrang galing na niyan, ma'am. Yan ni si ano, pinagmamalaki ko rin yan si Will Del Rosario, no? Ano siya, marami siyang trabaho. Pero napagsasabay niya, actually minsan, tulog na ako, dun pa lang siya lalabas sa trabaho. Coach, ito nangyari. Bakit ganito? Hindi ako makalagin. Sabik na siya mag-live trade gamit yung $30. Kaya yun, ilang araw na kami dyan eh. Na-excite na siya. Pero makikita nyo naman yung ano niya, yung panalo. As in talaga nanalo talaga siya. $39, mga ganyan-ganyan. Kaso may mga rules siyang linalabag, kaya mamaya magpo-push up siya. Pero kaming ganun, linabag mo yung rules, push up ka. Live. Live din. Siyempre. No, may mga ganun kami sa Forex Night Owls para ano yun, disciplinary action. No? Hindi lang basta-basta. Maganda yan, sir. No, may rules din. Tama. Importante talaga ang discipline pagdating sa trading. Yes. So yan, isa sa ano yan, guys, no, sa mga bago. Isa yan sa si Will Del Rosario, isa sa finest, no? Isa lang siyang tawag dito, magaling, no? Humble na tao, okay? So next question, please question, guys. So, meron tayong gaganapin ulit na part 2. Iba naman yung topic. No? Iba naman yung topic sa susunod na serye ng itong webinar. Okay, ba't ayaw mag-open? Okay. Next topic natin. Tuesday sa 9. No? February 9, no? 4 p.m. ulit. Why are you having trouble trading the Forex market? So, medyo may similarities dito. Pero guys, may another unheard truth dito. No? Yung tinatawag na unheard truth in Forex. No? Meron dito nakapaloob na unheard truth. Na kung saan, bakit nga ba palaging natatalo ka? Yung mga nagtitrade dyan na dati, bakit nga ba natatalo ka palagi? No? Isa na dito yung mga problema sa mga broker, mga peking broker, mga scammers, no? Okay? May mga ganyan, scenario diyan. Tapos may mga example pa diyan kung bakit ka natatalo dun sa execution mo, no? Ganun. May mga sikreto diyan na, uy, masasabi mo, meron pala talagang ganun, no? Meron pala talagang ganun, pero parang totoo, no? Meron ako ipapabasa sa inyo na isang tao na sumulat no na kung saan nandun lahat ng mga secret ng mga karamihan mga peking broker. No? So, nandun yan. Okay, tapos sa susunod, sa Saturday, February 20, why are you having trouble? Part 2. No? So, siyempre, ito mahabang talakayan to eh. No? Sa Tuesday. So, siyempre, may part 2. No? February 20. Yan. So, guys, huwag kayong imbitahan nyo yung mga kamag-anak nyo. No, yung kapitbahay nyo, yung yun guys, mga empleyado nyo sa mga no, so ayan guys, so yun, may questions pa ba? Wala na. Questions okay, so wala ng question, no? Ma'am, closing remarks. Yes sir, yun. Okay, share ko lang din sir yung screen. Pakita ko lang yung promo natin for exclusive sa Forex Night Owls na mga kliyente. At so again, bago na yung logo mo sir, no? Yes. So meron tayong special bonus. So meron nang nakapag-avail nito. Waiting na lang ako na makredit sa account niya. So kapag nag-deposit kayo, at under kayo kay Coach Yam, you will get 10% bonus deposit dun sa dineposit nyo. So minimum of $100 na deposit para makuha nyo yung 10%. Alright. So malaki na rin yun, 10%. Yes. Kunwari nagkano ka ng 100. So may
$10 ba? $110, yes. Additional na rin yun. So, kunwari, nag-tawag dito, nag-deposit ka ng $1,000, so meron kang $100. Mga ganon, guys. So, malaking back. Tama yun, sir. So, yun. May questions po ba? Questions? Any questions? Raise your hands. All right. So, kung wala na, okay. Thank you, ma'am. Thank okay, you po. Kung wala na. Opo. Sir, salamat. Meron ulit tayo Feb 9, same time, same channel. So, see you po ulit. Kung merong questions, you can always reach out sa Facebook. At saka si Forex Night Owls, meron din silang Facebook page and you can add Coach Yam. Okay, sir, may sasabihin ka pa ba? Ang sasabihin ko lang is, kailangan nyo mapagmatsyag, mag-ingat sa mga scammer, no? At alamin nyo, maging mapagtanong kayo, lalo-lalo na kay Miss Christine or sa akin, kung sakaling hindi kayo wala kayong balak mag-enroll sa Forex Night Owls, pwede nyo akong i-chat, mag-consulta, no? So 100% pa rin, guys, no? Imbitan ko pa rin kayo sa Forex Night Owls, no? Kasi sa Forex Night Owls, sigurado ako talaga. Sigurado talaga ako na mabibigyan ko kayo ng isang magandang laban, no? Para magkaroon din kayo magandang laban sa Forex world, no? Pero kung sasabihin niyo sa akin, may sinasuggest ba kayong mga gurus, no? So wala. Okay? All right. Okay, any questions? Kung wala na po, sige sir. See you ulit sa Feb 9. Feb 9, okay. Thank you guys for attending. Sana marami tayong natutunan. Maganda yung approach because ano na talaga siya, hindi siya logical, it's more on reality ng Forex trading. So, more on those sa Feb 9, 4 p.m. Thanks everyone. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, bye-bye. Bye-bye.